Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala na siyang luhang mailabas. Siniguro iyon kay Lord Neil Araneta ng unang pamilya ng kanyang mama na si Marites Araneta. Galit ang namumuo sa kanyang dibdib. Anumang pagtinging natitira sa kanya para sa mama niya ay tuluyan ang binura ng asawa nitong si Jordan, ng panganay na anak na si Greg na sinundan ni Bianca at ng bunsong si Gary. Bakit kailangan mo pang manatili rito hanggang sa PCM? You've stayed here long enough. Nakasama mo na rin si Marites. Ano pa bang gusto mo? Sabi sa kanya ni Jordan habang nasa loob sila ng study ng malaking bahay na ipinatayo ng kanyang mga magulang noong unang nagsamang mga ito. To pay my last respect for her. Baka naman naghihintay ka lang nang mabasa ang last will and testament ni mama. I assure you, ako ang nagdraw ng will niya at wala ang pangalan mo ron kaya kahit isang sentimo ay wala kang matatanggap. Nanatiling tahimik si Bianca habang tila naghihintay si Gary ng mga susunod na mangyayari. Kung may natitira ka pang kaunting kahiyan, sana hindi ka na nagpakita pa sa lamay at sa libing ni Marites. Sabi uli ni Jordan. Hindi ko na kailangang manatili pa dito. Wala na si mama. Wala nang dahilan para magtagal pa ako rito. Tumayo siya mula sa kinuupuan. Don't worry. Hindi rin naman ako maghahabol sa kung anong naiwang kayamanan ni mama. Kaya kong buhay ng sarili ko. Mga 2 araw na lamang at aalis na ako sa bahay na ito. Bigyan niyo lang ako ng konting oras para maipahanda ko ang kondo ko sa Maynila before I go back there. May mga kailangan pa rin akong asikasuhin. Pero sinusiguro ko sa inyo, hindi niyo mapapansin nandito ako. I'll make arrangements na sa hotel sa bayan ka magstay. Don't push your luck. Aniyang binalingan ito. Ngaling-ngaling litanyahan niya ito ng mga karapatan niya para manahimik ang mga ito. Ani mo kung sinong bigla na lang magmamagaling ang mga ito nang mamatay ang kanyang ina. Lahat na lang ay biglang inari ng mga ito. Sasagot pa sana si Greg pero pinigilan ito ng ama. In a day or two, dapat ay wala ka na rito. Nagkakaliwanagan ba tayo? Exactly. Iniwan na niya ito. Hindi niya alam, in the first place, kung bakit pa nila kailangan pag-usapan ang mga bagay na iyon dahil hindi naman na iyon ang importante. In his mother's dying days, alam na niya kung ano-anong dokumentong pinapirmahan dito ni na Jordan, Greg at Gary. Hindi na siya nagsaya ng panahon para alamin kung ano-ano ang mga iyon. Wala naman siyang interest na maghabol ng kahit na ano sa mga naiwan ng kanyang ina. In fact, wala siyang planong manatili sa bahay na iyon sa Tagaytay kung hindi lang sa personal na pakiusap sa kanya ng kanyang abogado ng kanyang ina. Dumiretso siya sa kanyang silid. Hindi niya sukat akalaing ang sandaling plano niyang pananatili roon ay tatagal ng 1 taon at kalahati. Pabagsak na umupo siya sa single sofa. Minasahin niya ang kanyang sentido na kanina pa sumasakit sa pagpipigil ng galit sa pamilya ng kanyang ina mula pa nang magsimula ang misa para sa libing nito kaninang umaga. Pinagmukha siyang tanga ng mga ito. Namatay ang kanyang ina na kasama siya. Pero pagkatapos niyon, bigla siyang naitsapwera sa lahat ng desisyon tungkol sa burol at pagpapalibing dito. Sa burol ay nasurpresa ang marami sa kanilang mga kamag-anak na ang pamilya ni Jordan ang mag-estima sa mga ito halip na siya. Hindi nagtagal ang mga kamag-anak ng yumaong papa niya dahil bastos ang pagtanggap sa mga ito. Napaka-childish isipin ang mga tatanda na nila, lalo ng unang pamilya ng kanyang ina, para umakto ng ganoon. Pinakasalan ng mama niya si Jordan sa Amerika sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ng una. Alam kasi ng mayamang pamilya ng mama niya na pera lang ang habol nito. Nagkaroon ang mga ito ng 3 anak. Pagkalipas ng 5 taong pagsasama ng walang napala si Jordan dahil hawak ng mga magulang ng mama niya ang pera ng pamilya, ay bigla itong naglaho na parang bula. Tahimik na inayos ng mama niya ang diborsyo nito at ng asawa nito at saka ito umuwi sa Pilipinas. Naiwan sa mga magulang nitong US citizens ang 3 anak nito. Sa Maynila nito nakilala ang kanyang amang si Lorenzo Araneta, isang simpatiko at successful architect na nagmula sa isang old rich family. Natagpuan ng mama niya sa kanyang papa ang pag-ibig at kaligayahang naging mailap habang nasa piling ito ni Jordan. Nagpakasalang 2. 2 years later, ipinanganak siya ng kanyang mama. During this marriage, ang mga pangalang Greg, Beatrice at Gary ay background lang sa buhay niya. Hindi hinayaan ng mama niya na makapasok ang 3 sa kanilang mundo. 14 blissful years later,
Namatay ang ama niya sa sakit na cancer of the colon. It was probably an unconscious foreboding on his father's part. Ipinahati na nito ang kayamanan nito sa dalawa. Napunta sa kanya ang share niya sa trust fund. Ang kanyang lolo ang naging guardian ng mga iniwang properties nito para sa kanya na nakuha niya noong tumuntong siya sa edad na 27. That was 5 years ago. 6 na buwan pagkatapos mabiyuda ng mama niya ay bumalik si Jordan sa buhay nito. Umuwi ang lalaki sa Pilipinas kasama ang mga anak. Naniniwala ang mama niya sa kasabihang, "First love never dies." Kaya pagkatapos ng babang luksa ng kanyang papa ay nagpakasal uli ito sa unang asawa. Nanatili siya sa poder ng kanyang lolo Zosimo at Lola Encar. Noong una ay nakakapunta pa siya sa bahay ng mga magulang niya sa Tagaytay. Pero nang magkolehiyo na siya, hindi man tahas ang sinabi ng mag-aama, he was forbidden to come and visit his mother. Nakakalungkot isiping pumayag ang kanyang mama. Pagka-graduate niya sa kursong economics, ay nagtungo siya sa Amerika at doon kumuha ng master's degree. Pagbalik niya sa Pilipinas, ilang malalaking kumpanya ay nag-alok ng trabaho sa kanya. After a few years, kilala na ang pangalang Lord Neil Anareta sa maraming sektor ng business world. He didn't have to prove anything anymore. Halos 10 taon na silang hindi nakikita ng kanyang mama by then. 2 years ago, pinuntahan siya ng abogado nito na si Attorney Oliva. Sa abogado lang niya nalaman na pagkatapos ng 2-filled liver transplants na isinagawa sa mama niya, ilang buwan na lang ang itatagal nito. Nakiusap si Attorney Oliva na bisitahin niya ang kanyang mama, ayon na rin sa hiling ng huli. Pagpunta niya sa kanyang mama, isaka niya na lamang tagilid na ang lahat ng negosyong ipinundar ng mama niya at ni Jordan. Matagal na rin naibenta mga negosyo at ibang mga ari-ari ang naiwan dito ng kanyang ama. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay ayusin niya ang mga iyon para mamatanag ito bago ito mamatay. Lahat ng antisipasyon niya sa pagkikita uli nila ay naglaho. Ang akala pa man din niya ay gusto siyang makasama nito sa mga huling araw ng buhay nito. Gumuho ng tuluyan ang kaunting pagmamahal niya rito. Out of respect, ay sinunod niyang hiling nito. Inayos niya ang negosyo ng pamilya nito sa kabila ng pagkontra ni na Jordan, Greg at Gary. Tumigil lang ang mga ito sa pakikialam nang mainis siya at bilagang iniwan sa ere ang mga ito. Dahil walang kaidi-adiya ang mga ito sa ginagawa, napilitang manahimik ang mga ito at hinayaang i-magic niya ang papaluging kumpanya. Na-accomplish niya ang mission doon bago mamatay ang kanyang ina. Isa at kalahating taon siyang nagtrabaho, pero nising kong duling ay hindi siya sumweldo. Kahit thank you ay wala siyang tanggap. Pagkatapos ay ganoon pa ang naging pagtrato ng mga ito sa kanya sa lamay at libing ng kanyang ina. Pagbalik niya sa bahay na ang kanyang ama mismo ang nagpatayo, kinuyog pa siya ng mga tinamaan ng lintik. Pinalaya siya dahil persona non grata na pala siya roon pagkatapos niyang buhayin ang mismanaged na kumpanya ng mga ito. Such is life, Anya sa isip. Bumuntong hininga siya at saka pumasok sa banyo sa kaninyang silid. Kumuha siya ng gamot sa medicine cabinet para sa sakit ng ulo. Tiningnan niya ang reflection sa malaking salamin doon. Hindi siya mestizo, pero marami nagsasabing kahawig siya ni Dingdong Dantes. Mas mataas nga lamang siya sa height niyang 6'1". In terms of intelligence, 142 ang intelligence quotient niya. In terms of money, komportable siya sa minana niya sa kanyang ama, pati na ang nakuha niya mula sa kanyang lolo. Bukod doon, ay malaki na rin ang naipon niya mula sa sariling pagsisikap. Meron siyang condominium unit sa The Fort at Mercedes-Benz sports car. Bukod doon, ay wala naman siyang luho. Madalas siyang ma-feature sa mga business and fashion magazines dahil isa raw siya sa mga most coveted bachelor sa bansa. Hindi niya makitang dahilan para habulin siya ng mga babae. Except for his money, of course. He found himself dull and boring. Kaya niyang upuan ng kahit ilang araw ang most boring part ng mga business transactions, pati na ang paperwork ng mga iyon. And that was exciting for him. Hindi siya ganoong nag-e-enjoy sa nightlife and social functions. Pero naoblika siya minsan na magpunta sa mga ganoon. The rest of his days and night, he preferred to stay alone, walk the streets of the fort, or even ride his bike. That was bliss for him. Lumabas siya ng banyo at ininom ang gamot. Pagkatapos ay sinimulan niyang ilagay sa maleta ang mga damit niya. Nangangahalahati na siya sa ginagawa ng mag-ring ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numerong nakarehistro doon, pero tinanggap pa rin niya ang tawag. Yes? Hi, is this Lord Neil Anameta? Pamilyar sa kanya ang tinig pero hindi niya mahagilap sa kanyang memorya kung sino ang may-ari niyon. Speaking, Lord? Kumunot ang noon niya. Kaunti lang ang tumatawag sa kanya sa upalayaw niyang iyon. Biglang nagkaroon ng mukha ang tinig. Umberto Rojas? Napangiti siya. Right on. Saan mo nakuhang number ko?
Pumunta ako sa bahay mo sa The Fort. Nakausap ko ang maid mo na si Aling Marta. Buti nga't naalala pa niya ako. Nabasa ko sa diary yung tungkol sa pagkamatay ng mother mo. I thought I'd pay you a visit. Siyempre, matalinong amo kaya matalino rin ang kasama ko. Ah, yan ang gusto ko sa'yo. Ala eh, hanggang ngayon humble ka pa rin. Biro lang pare, tumawag ka ba para makiramay? Oo sana pare, pero nalibing na pala ang mama mo. Hi, ang tagal na nating hindi nagkakausap. It's been 5 years. Ganoon na ba katagal yun? Kabarkada niya ito noong high school. Palagi itong napipingot ng mga madre sa eskwelahan nila. Kahit magkaibang universidad na pinasukan nila sa Maynila noong kolehiyo at nagkaroon sila ng ibang mga kaibigan, ay madalas pa rin sila nakikita nito kasamang iba pa nilang high school friends. Nagsimula lang silang magkahiwa-hiwalay nang mag-ibang bansa ang iba at magkaroon ng pamilya ang iba. They just sort of drifted apart. Ay, oo naman. Tatlo ng anak ko, sunod-sunod. Hinanap kita noong kasal ko alang nasa Indonesia ka raw at doon naka-assign. Medyo busy lang noon pare. Ganoon na nagpapayaman. Nandito ako sa bahay ng mother ko sa Tagaytay. In a day or two, pabalik na ako sa Maynila. Let's meet, isama mo ang wife mo. Kung may kontak ka pa sa iba natin mga kaibigan, mag-reunion tayo. Ala, wala ako sa Maynila. Nandito ako sa Quezon. Saan dyan? Sa San Antonio, nasa boundary ng Padre Garcia, Batangas at Chaong, Quezon. Dito ako ipinatapo ni Mama na mag-asawa ko. Anong ginagawa mo riyan? Mahabang istorya. Kung uuwi ka na sa Maynila, baka naman pwedeng dumito ka muna sa akin kahit isang linggo lang. May problema ba? Dito na natin pag-usapan kung papayag ka. Napaisip siya. May mga naghihintay sa kanyang offer sa Maynila, pero pagkatapos ng nakakawindang na pag-aayos niya sa mga negosyo ng kanyang yumaong ina, sa stress niya sa pagkamatay nito at sa dusang inabot niya sa pamilya nito, hindi naman siguro masama kung bibigyan niya ng break ang kanyang sarili. It would be a pleasure na makasama ulit si Umberto. Makilalang asawa nito, catch up with their friendship at higit sa lahat, makapag-relax ng kaunti bago siya bumalik sa Maynila. Sure, why not? May malapit bang beach dyan sa inyo? Walang beach dito pero may spring resort si Mrs. Iyon ngang itinatawag ko sa'yo eh. Sige, pupunta ako riyan. Padalhan mo ako ng sketch kung paano makakarating dyan. Send it to my email address. Bubuksan ko na lang mamaya dito sa phone ko. Itetext ko sa number mo ang email address ko. Ala sige. Kailan ka paparin eh? Tatawagan kita. May mga kailangan pa akong ayusin dito. Aisha, magpasabi ka at ipapasundo kita sa bahayan. Sige. Balitaan kita bukas. Ay sige. Lloyd, condolence ha? Thank you. Pagkatapos sila mag-usap ay eksaktong may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Binuksan niya iyon at pumasok doon ang isang uniformadong maid na may dalang tray ng pagkain. Ano yan? Sir, utos po ni Sir Gary. Na ano? Dito na lang daw ho kayo maghapunan at huwag na kayong bumaba para sumabay sa kanila. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa na lang siya sa ginagawa ng mga asilo sa kanya. Ilabas mo na yan. I won't be staying for dinner. Ho? I'll be leaving. Pakisabi na lang kay Sir Gary mo. Oho, sige ho. Lumabas ito na bit-bit uli ang tray. Bumalik siya sa cabinet at basta na lang ipinasok sa isa pang maleta ang kanyang mga damit. Madalian ding pinaglalagay niyang isang bag ang kanyang toiletries. Ilang sandali pa ay simot na ang mga gamit niya sa loob ng kwarto. Hinila niya palabas ng silid ang dalawang maleta at dinala sa sports car niya sa garahe. Pagkatapos mailagak doon ay pumeso siya sa likod ng manibela at binuhay ang makina ng sasakyan. Saka lang niya napansin si Beatrice na nakatingin sa kanya. Pakisabi sa pamilya mo na umalis na ako. Thank you for your very warm hospitality. Puno ng sarkasmong sabi niya. Hindi ito kumibo ang weird ng kapatid ni Greg at Gary. I'm sorry. Hinging pa umanhin nito. Tinanguan na lang niya ito at saka iniwan. Bukas na ang gate bago pa niya iyon narating. There were no goodbyes nor any sad partings. Only sighs of relief na sa wakas ay makakatakas na sila sa company ng isa't isa. Now, they could continue in their own world without having to breathe on each other's neck. Nag-drive siya papunta sa city proper ng Tagaytay. Nag-stay siya sa isang hotel doon. Na-relieve siya pagpasok sa kanyang silid. Noon lang siya totoong nakapag-relax. Nakapag-shower na siya at nakapag-dinner bago niya binuksan ang kanyang email. Ipinadala na ni Umberto ang sketch na hinihingi niya. Very prompt iyon para sa isang taong nuisance ang turing sa pagsusuklay ng buhok. Pinag-aralan niyang sketch. Nagpa siya siyang mag-stay ng isang araw sa Tagaytay bago siya pumunta sa San Antonio. Magre-relax muna siya bago harapin ang trabahong ibibigay ni Umberto sa kanya. Sometimes it's so hard to be Mr. Nice Guy. Napapangiting na isa loob niya.
tumutulo ang luha ni Lian Veniz Cuevas, 29 anyos, 5'6 ang height, half Canadian at nakakahuwig di umano ng aktres na si Ann Cortez. Iyon ay kapag natsyempohan siyang bagong likot, hindi pa nilalamihan sa dumigaya ng araw-araw na nangyayari sa buhay niya. "Lalabas na! Lalabas na! Kaunti na lang!" sabi niya. Gaya ng dati, awang-awa siya sa pinapaanak nilang first-time mother na kabayo. Ilang oras na nagle-labor si Shining Star at pagod na ito. Halos ayaw na nitong umiri kaya napilitan na siyang pahilabin ang tiyan nito para mailabas ang prized calf na ipinaghihintay-hintay ni Mr. Roldan Driz, ang may-ari ng stable of horses na sineserbisyuhan niya for 4 years straight. Nang nanganganib ng tumulo pati ang sipon niya sa kakaiyak ay nagmandali siyang kumuha ng tissue at nagpahid ng ilong. Noon umiri si Shining Star. Napatili siya nang sa wakas ay tuluyan nang lumabas ang katawan ng bisiro. Nahulog iyon sa malambot na dayaming pinakapal talaga sa buong kwadra kung saan nanganganak ang mga imported at hybrid horses. Umingit si Shining Star at saka inamoy-amoy ang anak. Inobserbahan niyang mabuti ang kabayo. Nang tanggalin niyon ang sak na pinagbabalutan ng anak ay sakalang siya nakahinga ng maluwag. Medyo delikado kasi yun ayon dahil may ibang kabayo na nagagalit sa anak kaya hindi tinutulungan ang bisiro sa paglabas. Kung minsan ay nagwawala pang inahin o tinatapakan ng bisiro. Dahilan para ikamatay o ikapilay iyon ng iba. Ang mga napipilay ay kinakailangang patayin na lang para mas spare sa paghihirap. Hinayaan niyang magbanding muna ang mag-inang kabayo. Pinanood niya habang sinusubukang tubayuan ang puni. Maya-maya pa'y nakasunod na ito kay Shining Star na mayabang nang naglalakad at pahinto-hinto para lambingin ang anak. Matyaga siya naghintay ng pasusuhin na ng inahin ang bisiro. Nang mabusog at kumalma na ang dalawa, saka siya maingat na lumapit sa mga iyon. Nagpakawala lang ng kaunting ingay si Shining Star pero hinayaan siya nitong hawakan ang anak nito. Siniyasat siya ng mabuti ang kalusugan ng bisiro. Napaluhan na naman siya. Aso, baboy, isda o baka naman iyon, kapag nakikita niya ang bagong silang ng mga hayop ay napupuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Nasa tabi na siya ni Felimon ang punong katiwala sa kwadra nang tuluyan siyang matapos sa pag-iinspeksyon. Tumayo na siya at nilisan ang kwadra. Sinalubong siya ni Mr. Driz na mas excited pa yata kaysa sa isang asawa. "Well, healthy meal in excellent condition. Ito ang vitamins na ipapainom niyo sa kanya within the week, saka ako babalik dito for his check-up." "Ah, talagang maaasahan ka sa mga kabayo ko, Venice. Ikaw lang talaga ang nakasundong vet ng mga hayop ko. Hindi pa ba ihiwalay si Shining Star sa kanya?" "Wag ho muna. Hayaan niyo munang kasama niyong yung nanay. Mas emotionally secure ang kahit anong hayop na innate ang abilidad na alagaan ang kanilang mga anak. Nakakapag-perform sila ng mas maganda sa kanilang trabaho kapag lumaki na sila." "Hindi ako kokontra. Mula nang ikaw humawak sa stable ko, dumami ang buyers ko dahil maganda raw ang temperament at performance sa mga kabayo ko." "Babalik na lang ho ako next week, Mr. Driz." "Ah, oo nga pala. Next week na kita babayaran ha. Wala akong cash ngayon. Naiwan ko naman ang checkbook ko. Sa susunod na lang na punta rito." "Sige ho." "May mga gulay at buto galing sa farm at slaughterhouse ko. Ipinatabi ko talaga ang mga iyon para sa'yo dahil alam ko marami kang alagang hayop. Kunin mo na lang sa kitchen. Itanong mo kay Luis, okay?" "Sige ho." Nang excited na pumasok ito sa loob ng kwadra at dumiretso naman siya sa kusina ng malaking bahay sa hasyenda. Dalawang malaking bayong na gulay at isang kahon ang naghihintay sa kanya. "Doktora, ihatid ko na lang daw ho kayo," sabi ni Sir. "Sige, ang dami pala nito." "Oho nga eh." Binitbit nito ang kahon na mukhang napakakabigat, pati iyong isang bayong. Siya lang nagdala ng isa pang bayong. Hindi niya ma-imagine kung anong gagawin niya sa sangkatutak na gulay na iyon. Kahit yata lumuha na siya ng gulay ay hindi pa rin iyon mauubos. Pero hindi naman siya makatanggi. As always, sa kung ano lang ang ibayad sa kanya ng kanyang mga kliyente. Sumakay sila sa pickup na ginagamit sa loob ng hasyenda. Medyo malayo siya kina Mr. Driz kaya nagpasalamat siya na nagmagandang loob itong ipahatid siya. Nakikinikinita na niya ang dami ng trabaho naghihintay sa kanya sa bahay. Nang nagdaang gabi pa siya, nasa hasyenda ni Mr. Driz, kaya siguradong nagwawala na mga alaga niya. Hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ang natitirang lakas niya sa mga trabaho na haharapin niya sa pag-uwi. Pasado alas 11 na dahil hindi aircon ang sasakyan, lalo siyang nakaramdam ng pagod dahil sa mainit na singaw roon, pati na sa hangin mula sa labas na pumapaspas sa kanyang mukha at katawan. 5 taon na siya sa lugar na iyon pero hindi pa rin siya makapag-adjust sa init. Sa Canada siya ipinanganak. Nasanay siya sa lamig doon, kalahati ng bahay ang lumulubog doon kapag may snowfall or overnight. Ang kanyang ama na si Michelle Cuevas ay isang pub singer. Regular nagpe-perform ito sa 2 maliit na pub houses.
Ang kanyang ina na si Lenny Luestro ay isang Filipina teacher. Lumaki siya nakasama sa umagang kanyang ama at ang ina naman sa gabi. Madalas mag-away ang mga ito dahil sa happy-go-lucky lifestyle ng kanyang ama. Sa isang maliit na apartment lang sila nakatira at sa public school siya pumapasok. Noong 12 anyos siya ay nagbakasyon silang mag-ina sa Pilipinas. Hindi na sila bumalik sa Canada mula noon. Habang nagbabakasyon kasi ay nakita uli ang kanyang ina at ang childhood sweetheart nitong si Arvin. Diniborsyo ng mami niya ang daddy niya at nagpakasal ito kay Arvin. May dalawang anak na babae si Arvin sa unang asawa, sina Bell at Berna. Matanda sa kanya ng 2 taon si Bell at kaedad naman niya si Berna. Annulled ang kasal ni Arvin sa asawa nito na nag-migrate na sa Amerika. Naiwan dito ang 2 anak kaya nang magsama ito at ang mami niya ay pinagtulungan siya ng 2 stepsisters niya. As expected. Walang misyon sa buhay ang magkapatid kundi gawing miserable ang buhay niya. Kaya laking tuwa niya na makapasa siya sa UP College of Veterinary Medicine pagkatapos niya ng high school. Nalayo siya sa 2 bruha na sa Maynila nag-aaral samantalang siya ay sa Los Baños, Laguna. 6 years pa lang siyang nag-aaral nang mamatay ang kanyang lolo Johnny, ang tatay ng mami niya. Nagulat siya dahil iniwan nito sa kanya ang 10 ektaryang lupain nito sa hometown nito sa San Antonio. Bukod doon ay may iniwan pa itong kaunting cash sa trust fund na lalo pang ipinagselos si Nabel at Berna. Bagay na hindi niya maintindihan dahil ubod naman ang yaman ng ama ng mga ito. Wala siyang immediate plan sa lupang iyon noon, pero 2 buwan bago ang kanyang graduation ay naaksidente ang mami niya at ang stepfather, na banggang isang boost ang sinasakyan ng mga ito. Dead on the spot ang 2. Napilitan siyang magbago ng plano. Siya na ang gumastos sa huli mga buwan niya ng pag-aaral. Mula noon ay wala na siyang narinig pa mula sa mga stepsisters niya. Ultimo ang cremated remains ng kanyang ina ay hindi man lang niya nakita. Pagka-graduate ay pumunta siya sa San Antonio. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang fence property ng kanyang lolo. May ilang tanim doon na mga punong manggat iba pang fruit-bearing trees. May water irrigation at watershed. Developed iyon at handa na para sa farming business. Mayroong malaking piggery na kayang mag-alaga ng 100 ulo ng baboy at bahaya ng mga itik. Nangarap siya na isa-isang i-develop ang lahat ng iyon. But here she was 6 years later. Naroroon pa rin ang mga puno na halos hindi na mamunga. Tigang pa rin ang lupa at tuyo na ang watershed. Wala kasi siyang oras at salapi kaya napabayaan niya iyon. Bumuntong hininga siya. Mahal niya ang kanyang profesyon bilang veterinarian. Mahal niya ang bawat buhay ng mga hayop na inilalagak sa pangangalaga niya. Dahil doon ay nagrenta siya ng maliit na pwesto sa downtown sa San Antonio, malapit sa palengke. Iyon na ang kumain ng lahat ng pagod at panahon niya. Ang bawat next month na sinasabi niya ay bumilang ng taon hanggang sa tuluyan ng matiwangwang ang kanyang lupain. Ang dating piggery ay kulungan na ngayon ng mga stray dogs na inampon niya. Hindi niya alam kung paano at kanino ipapamigay ang mga iyon. Ang mga pusa naman ay nasa dapat ay itikan, kung saan-saan niya pinapesong iba't ibang hayop na napupuna sa kanya. Kung hindi kasi inayawan ay pinagsawaan ng mga taong unang nag-alaga sa mga iyon. Mula aso, pusa, manok, bibe, itik, pagong, quago, eagle, falcon, parrot, lovebirds, parakeet, hanggang sa mga exotic na giant lizards, ahas, scorpions, fortune frog, mga makapanindig palahibong tarantula, black widow, at kung ano-ano pang klase ng gagamba. Ultimo crocodile, musang, Philippine deer, unggoy, Bengal tigers, and a partridge on a pear tree ay mayroon sa farm niya. Kaya halos lahat ng kinikita niya mula sa profession niya ay napupunta na lang sa pagkain, bitamina at gamot ng mga hayop. Sinaswalduhan pa niya ang magkapatid na Mac at Mok na tumutulong sa pag-aalaga ng mga kahayupan niya. Kung tutuusin, ay hindi rin naman ganoon kalaki ang kita niya dahil karamihan sa mga kliyente niya ay murang-mura lang kung singilin niya. Ang iba, in-kind kung magbayad, at iyong mga malalaking kliyente sana katulad ni na Mr. Dries, Don Vicencio, ang pamilya ni na Wendell Maala, ang mga ito pa ang madalas na rain check ang bayad sa kanya. More often than not, talagang kinakalimutan na siyang abutan ng mga ito. Bumuntong hininga siya habang tinatanggal sa pagkakapusod ang kanyang buhok. Inayos niya ang tuwid sanang shoulder length brown hair niya kung palagi lang niya nasusuklay. Ibabalik na lang niya ang pagkakatali niyo nang bigla siyang makarinig ng putok, kasapay ng pagiwang-giwang ng sinasakyan niyang pick-up. Ay, Luis, ano yun? Naflatan ho tayo. Ano bang nangyayari dyan? Grabe naman ito. Wala pa naman akong dalang spare tire. Ano? Wala ho eh. Kabababa lang kasi kanina. Ipinavulcanize, maayos manu kasi itong gulong nito kanina. Naku, paano yan eh, yung mga buto-buto ng mga baboy, baka bumaho na yun.
Tatawag na lang ho ako sa bahay. Magpapapunta na lang ako rito ng tao para maihatid kayo sa inyo. Salamat. Nakadikit na sa tayangan nito ang cellphone nito nang mapansin nila ang sasakyang palapit sa kinaroroonan. Dahil bihirang dumaan ang mga sasakyan sa kalsadang iyon, malayo-layo pang silver car ay puspusa na ang pasasalamat niya. Habang palapit ay saka niya nakitang two-seater sports car iyon. Nang parahin iyon ni Luis ay huminto iyon. Halos walang paglagyan ang likod niyon dahil punong-puno ng mga gamit. Patakbong lumapit si Luis sa sasakyan. Sir! Sir! Anong problema? Naflatan ho kami eh. Hindi ko matawagan ang bahay ng boss ko. Wala kaming spare tire. Baka ho pwede ninyong tawagan iyong boss ko at ipagbigay alam ninyo na naflatan kami ni Doktora dito sa natunuan. Saan ba kayo nanggaling? Sa Hacienda Palma ho. Hindi niya masyadong makitang itsura ng lalaki, pero makita niyang pumipindot ito sa mamahaling cellphone. May nasili pa siyang mapa sa LCD niyon. Saan ba yung sa inyo? Sa Ilihan ho. Ano bang numero ang tatawagan? Ibinigay ni Lito ang number sa bahay ng mga Arambulo. Maya-maya pa'y iniabot na ng lalaki rito ang cellphone. May kinausap si Luis. Pagkatapos makipag-usap ay ibinalik nito sa driver na sports car ang cellphone. Salamat ho. May emergency ba si Doktora? San ba kayo pupunta? Nilingon siya ni Luis. Waring nagtatanong kung sasagutin ba nito o hindi ang tanong ng lalaki. Pauwi pa lang sana kami. Ah, wala naman palang emergency. Papunta ako kina Umberto Rojas. Tama ba itong dinaraanan ko? Oho. Katabi lang ng lupain ni Doktora ang bahay ni Umberto. Magkapit bahay sila. Kaibigan ho ba kayo ni Sir Umberto? Oo. Didiretso lang ba ako rito? Medyo nakalampas na ho kayo. Dapat ho ay kumaliwa kayo sa nadaanan ninyong kanto doon sa putol na kalsada. Pagdaan nyo sa Atayde Farm, malapit na kayo kina Mr. Rojas. Thank you. Sige ho. Nang umarangkada ang sports car para mag-U-turn ay nakasunod pa rin doon ang tingin ni Venice. Gusto sana niyang itanong sa lalaki kung pwede makisabay na siya rito dahil gusto na talaga niyang makauwi. Nahiya siya kaya naglakad siya sa gilid ng pickup at naghintay kung kailan sisipot ang ayuda mula sa mga Driz. 5 minutes later ay narinig niya ang malakas na makina ng Mercedes-Benz. Bumalik iyon at huminto uli sa tapat nila. Sabi mo, madaraanan ko yung tirahan ni Doktora? Oho, baka gusto niyang sumabay na lang. Iyahatid ko na siya. Nakakahiya ata. Ang init dito, baka ma-heatstroke ka. Pero hindi naman ito sumilip man lang at ayaw lumalis sa loob ng malamig na sasakyan. Marami ho akong bit-bit, hindi na kakasya dyan sa kotse mo. Doktora, baka matagalan pa ang pagdating nung isang sasakyan. Okay lang? Napilitan siyang tumayo mula sa upuan niya sa pick-up. Nilapitan niya ang lalaki para tingnan ang mukha nito. Nashock siya dahil gwapo, mukhang mabango at kumpleto ang white set of teeth nito. Mukhang ang dinis-dinis ito kahit nakasuot lang ito ng white t-shirt at maong pants. Miss? Ha? Ano nga iyon? Ang sabi ko, okay lang kahit marami kang dalaga. Mabibigat yun. Kung kaya mong kandungin, okay lang naman sa akin. Punong-puno na kasi ang likod nitong kotse, wala na talaga mapaglalagyan. Pwede kong itali sa itaas itong bubong iyong mga gulay. Wag! Baka magasgasan ang kotse at pagbayarin pa siya ng may-ari niyon. No problem. Sige, itali mo na. Iyong kahon, Doktora, kalungin niyo na lang. Sige. Nagmamadaling kinuha ni Luis ang mga bayong ng gulay at itinali iyon. Siya naman ay umupo na sa tabi ng driver nang hindi ito tinitingnan. Saka ipinatong ni Luis sa kandungan niya ang mataas na kahon. Muntik nang bumigay ang mga tuhod niya sa bigat niyon. May iba ka pa bang dala? Wala na. Di ba talaga nakakahiya? Okay lang. Nakakahinga ka pa ba riyan? Tumango siya. Thank you. Pinarangkada na ng lalaki ang sasakyan. Doktora ka rito sa San Antonio? Oo. Doktora ng mga hayop. Veterinarian ako. Okay. Mukhang pagod na pagod ka ah. Kagabi pa ako sa kwadra ng amo ni Luis. Shocked pa rin si Lornil pagdating niya sa bahay ni Umberto. Nawala ang ngiti sa mga labi ng kaibigan niya pagkakita nito sa itsura niya. Kumunot ang noon nito at nag-aalalang lumapit sa kanya. Ay, pare, ano nangyari sa'yo? Namumutla ka? Naaksidente ka ba? Anong nangyari? Alay, saan ka na disgrasya, pare? Tatawagan ko si Colonel Agudas sa headquarters. Hindi ako na disgrasya. Inihatid ko kasi si Dr. Venice. Si Lian Venice Cuevas? Pumasok ka sa bakuran ni Dr. Cuevas? Kaya naman palagi niya ng itsura ng kotse mo. Yung baboy, ang laki. Hihipon na yata yun. Binangga ang kotse ko pagkatapos kong maparalyze sa shock pagkakita sa isang freak na German Shepherd.
Si Lady Lee. Yung baboy naman eh si Barbie. May pangalan na mga iyon. May ribbon pang pink, mga makaleni. Tumango siya. Ano bang lugar na yon? Safari? Nagiging field trip destination ang bakuran ni Dr. Venice. Marami kasing hayop na makikita roon. May permit ba yon? Vet si Dr. Venice. Pati manok ni Kapitan, siya nag-aalaga. Saka mas maganda pang kondisyon ng mga hayop sa poder niya kaysa sa zoo. Eh, kung pagbabasihan ko yung baboy na nakawala lang sa bakuran. Superstar din yung si Barbie. Palagi yung kasama sa parada kapag biyesta. Iyon ang mascot dito sa lugar namin. Maarte ang baboy na yon. Nayupi ang kotse ko. Itinuro ni Young Spot kung saan pinagkaguluhan si Venice ng German Shepherd na kasinlaki ng Irish Wolfhound, baboy na kasize ng hippopotamus ng mga pusa at ibon na dumapo sa balikat nito. Mistula itong si Snow White na kinuyog ng mga hayop. Ala eh, ganun talaga roon, Lloydie. Kaya nga walang pumapasok kahit bukas ang gate niya eh. Kung kailangan mo si Dr. Venice, doon ka sa opisina niya sa bahay pupunta o kaya tawagan mo na lang siya sa cellphone. Iyon ay kung hindi pinaglalaroan ng mga alaga niya ang kanyang cellphone. Amoy, kabayo ka na. Oo nga eh. But it's so good to see you. Ako rin pare, matagal na tayong hindi nagkikita. True. Niyaya siya nitong pumasok sa loob ng bahay kung saan naghihintay ang medyo plump na asawa nitong si Isabel at ang tatlong anak na lalaki ng mga ito na parang gorilya sa laki ng mga katawan. Pagkatapos makilala ang mga ito, iginaya na siya ni Umberto sa kanyang silid. May sariling banyo iyon kaya mabilis siyang naliko para maalis ang dumikit na amoy sa kanya ng mga lintik na hayop. Nang malinis at presko na ang kanyang pakiramdam, ay saka niya binalikan sa isip si Dr. Venice. He had the pleasure of spending some time with her. Definitely, maganda ito kahit marungis. Medyo payat, oily ang mukha at basang-basa ng pawis. She was not in her best pero maganda pa rin ito sa paningin niya. Natutuwa siya sa pagiging sobrang mahiyain nito. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap nila ay isang beses na lang nanmula ang mukha nito. Gusto pa sana niyang magmuni-muni tungkol dito pero hindi magandang paghintayin niya ang kanyang host. Mabilis na lumabas na siya ng kanyang silid. Nagtaka siya nang si Isabella ang sumalubong sa kanya. Sorry, Lord Neil. Kailangan umalis ni Umberto. Nakalabas daw sa koral iyong bagong bili namin baka. Nagwala raw kaya nadamay iyong ilang baka. Nasugatan kaya pinuntahan niya si Venice. Kumunot ang kanyang noo. Kailangan na naman ang serbisyo ni Venice. Sobrang pagod pa ito. Mag-lunch na lang muna tayo. Umberto will join us as soon as he can. Pasensya ka na't kailangan lang talaga niyang unahin ang mga baka namin. No problem. Pwede ko naman siyang puntahan pagkatapos. Interesado ako makita kung ano na ang nangyari. Mainit sa rancho. I don't mind. The food smells good. Ah yes, lutong Pinoy ang ipinahinda ni Umberto para sa'yo. Iginaya siya nito sa poolside kung saan nakahanda ang kanilang tanghalian. Habang kumakain sila, ay mas interesado siyang makita uli si Venice kaysa sa mga kasosyalan na pinagsasabi ni Isabel. Naalala niya rito ang asawa ng half-brother niyang si Greg. Magkatulad ang ugali ng dalawang babae, palibhasa'y masyadong nasanay sa pera. Inobliga na lang niya ang sariling makinig kay Isabel. Pagkatapos silang kumain ay namaalam na siya rito para puntahan ang asawa. Ipapahatid na kita roon. Salamat. Inihatid nga siya ng Wrangler jeep ng mga ito. Nakakapasong init dahil tanghaling tapat na. Pagpasok niya sa loob ng barn ay narinig agad niya ang boses ng mga nakakagulong kalalakihan at ang nag-iisang boses babae na naguutos kung ano ang gagawin. Tahimik na nakiusosyo siya. Inabutan niyang sabay na ginagamot ni Venice ang dalawang malaking baka na parehong nakahiga sa mga dayami. Dumurugo ang ulo ng isa, samantalang may malalim na sugat naman ang nasa kabilang panig ng dayami. Mabilis at precise ang bawat kilos ni Venice kaya na-impress siya rito. Alam na alam nitong ginagawa. Nasa tabi nitong isang teenager na lalaki na nag-aabot ng gamit dito. Tila sanay na sanay rin ang binatilyo sa gawain iyon. Pagkatapos nitong tahiin ang mga sugat ay tinirukan naman nito ng gamot ang dalawang baka. Nilagyan nito ng numero ang mga iyon bago nang simulang magsulat ng prescription. 5 ang nakita niyang baka na may tama. Halos 2 oras bago natapos si Venice ang paggamot sa mga iyon. Tulog ang 5 baka nang magsimula ito maghugas ng alkohol. Sa tingin mo ba, mapapakinabangan pang isang iyon? Hindi mo pa siya maisasama sa susunod na bentahan. Baka ang mga ilang linggo pa bago mawala ang gamot sa katawan niya. Malulugi yata ako nun. Kaysa naman mamatay siya at wala kang mabawi kahit kapital. Pasensya ka na, Venice. Ito lang ang pera ko ngayon. Iyan lang ibibigay mo sa kanya? Tanong niya. Sabay na napalingon ang dalawa sa kanya. Nanlaki ang mga mata. 100 sa isang baka? Di makapaniwalang tanong uli niya kay Umberto. Ito lang kasing hawak kong pera dito. Well, I have money here. Aabunuhan ko na lang muna.
Magkano bang singil mo sa bawat isa? 500 ba? Masyado naman yatang mahal iyon, tutol ni Umberto. Tiningnan niya ito. Hindi niya lubos maisip kung paano siya napahinaan ito ng tanghalian na nagkakahalaga siguro ng mahigit 3,000, samantalang hindi ito nagbabayad ng tamang halaga sa taong sumisiguro na maayos ang mga baka nito para palagi itong may pera sa bulsa. Nadismaya siya. Kung namatay ang mga baka, magkano ang lugi mo? Hindi naman mamamatay agad ang mga iyon at ibebenta mong infected iyong mga baka? Okay na itong 500? Sige, 500 na lang sa isa. Aabunuhan ko muna iyong 2,000. Kumuha siya ng 2,000 piso sa kanyang pitak at iniabot iyon kay Venice. Mukhang pagod ka na. Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Hindi na. Namulan na naman ito. Naalala naman yata nitong ginawa ng mga alaga nito sa kotse niya kaya nahihiya ito. Ipapahatid ko na lang siya sa'yo. I insist na ihatid siya. Gamitin mo na lang iyong Wrangler para hindi na uli magasgasan ang kotse mo. Napangiwi siya sa tahasang pagsasalita ni Umberto sa harap ni Venice tungkol sa damage ng kanyang kotse. Hindi na nga niya iyon binanggit. Ito pa ang walang pakundangan nagpasaring tungkol doon. No, okay lang. Mas gamay ko yung kotse ko. Baka akitin niyo ni Barbie? Sige, Venice, salamat. Balikan mo na lang itong mga baka sa isang linggo. Oo, Umberto. Ani Venice na hindi na tumingin sa kaibigan niya. Tinangoon uli sila ni Umberto at saka ito umalis. Ang mas mabuti pa siguro, huwag mo na kaming ihatid. Tama si Umberto. Baka mapanggigilan pa ng mga hayop sa bakuran kong sasakyan mo. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Hayaan mo na lang kami maglakad. Sanay naman kami eh. Kami? Kasama ko yung isang assistant ko, si Mok. Nilingon nito ang teenager na kanina pa nakatayo sa likuran nito. Napaisip siya. Hindi sila kasyang tatlo sa kotse niya. Sandali, hihiramin ko na lang yung Wrangler para kahit papaano ay makaunat ka. Pagod ka na. Kagabi ka pa walang tulog. Okay lang, sanay naman ako. Huwag ka nang tumanggi, sandali lang at kukunin ko yung sasakyan. Tumalikod siya at hinabol niya si Umberto. Pagbalik niya ay dala na niya ang susi nito na naghatid sa kanya roon. Tara na. I don't really mind walking. Hindi na rin naman gaanong mainit. Can we stop arguing about this? Nawala na siya ng pasensya sa pagigiit nito na wala itong halaga kaya kahit kailan ay pwede itong dispatchahin. Hindi ito mimik. Sumunod na lang ito sa kanya pati na si Mok. Sumakay sila sa Wrangler na nasa harapan ng barn. Tahimik sila sa biyahe. Pagdating sa bahay nito ay nagkagulod na naman ang mga hayop sa bakuran. Pero sa pagkakataong iyon ay mas handa na siya sa pagdagsa ng mga iyon. Lalo na nang waring narinig ng mga hayop ang tinig ni na Venice at Mok. Fascinated na pinanood niya ang pagkakagulo ng mga hayop mula sa asong si Lady Lee na parang kabayo sa taas. Ang lumba-lumang baboy na may pink ribbon sa leeg na si Barbie. Ilang maliliit na asong matinisang boses, mga pusa at maliit na usa hanggang sa mga nagliliparang ibon na iba-ibang kulay. Aktong bababa na ng jeep si Venice nang magsalita siya. Kilala ka nila lahat? Siyempre. Paano mo... Hindi ba mahirap mag-maintain ng ganyang karaming hayop? Tapos binabarat ka ng mga kliyente mo? Paano mo napoprovide ang mga pangangailangan nila? We get by. With what? Kung anong mayroon? Naintriga ako rito sa lugar mo. Kung hindi ka busy bukas ng umaga, pwede ba akong pumunta uli rito? Pwede mo ba akong itour dito? Kung walang susundong kliyente sa akin mamayang gabi, bakit naman hindi? Kaya lang, if you don't mind, medyo maaga sana ha, mga 7, oras din nga ng kain nila, para makita mo kung paano at ano mga kinakain nila, saka kailangan nasa klinit na ako bago mag-eat. 7? Sige. Thank you sa paghahatid mo sa akin ha. Noon lang niya napansing malinis ang mukha nito. Makinis talaga ang balat at maganda ang mukha nito na walang kabahid-bahid ng makeup. Payat lang ito at sobrang underconfident, kaya pinadangga ang gilas siya. Kung sana ay kasing sanyo ng pangalan nito ang personality nito. May tanim akong coffee tree sa likod. Bigay nung isang nakasama ko sa isang convention noon sa Saba. Nakapag-harvest na kami at napagiling ko na. Masarap iyon. I'd appreciate if you'll have coffee with me tomorrow. Sure, ako na magdadala ng tinapay. Hindi, ako na. Gagawa ako ng blueberry bread. Perfect iyon sa homemade butter na ako mismong gumawa. I'm looking forward to it. Sige, thank you. Iyong kotse mo nga pala. Do not concern yourself with the repair. Ako nang bahala roon. Ipadala mo na lang sa akin kung magkano ang... No. Alis na ako para makapagpahinga ka na. Sakalang ito tumingin sa kanya sabay ngiti. Her face was radiant. It was not nice to stare kaya pinilit niyang bawiin ang tingin dito. Iminanoobra na niya ang jeep pagkaibis nito. Kumaway pa ito ng palayo na siya.
Nakatayo pa ito at nakahawak kay Lady Lynn ang sulya pa niya ito sa side mirror. Napangiti na lang siya at saka maingat na lumabas ng gate. Pagbalik ni Lord Neil sa bahay ng kanyang kaibigan ay naghihintay sina Umberto at Isabel sa swimming pool area habang naliliko ang mga anak ng mga ito. He joined them for an afternoon snack. Nagkwentuhan sila ni Umberto ng tungkol sa kabataan nila. All the time, palagi niyang nakikita ang asawa nito na titig na titig sa kanya. Medyo hindi na siya komportable dahil pakiramdam niya ay parang butiki si Isabel kung tumingin. Nananayo tuloy ang mga balahibo niya. Hindi na lang niya ito pinansin. Hindi ito tumayo para mag-asikaso ng dinner ng pamilya. Sa halip, ay nakinig pa ito ng husto sa kwento niya tungkol sa mga business at past jobs niya. Sa pakiwari niya, ay nanlaki ang mga tainga nito lalo na nang panggiti ni Umberto ang tungkol sa minana sa kanyang lolo at ama. Pagkatapos silang maghapunan ay nagpaalam na siya para magpahinga sa kanyang silid. Nagkasundo sila ni Umberto na sa susunod na araw i-discuss ang dahilan kung bakit siya naroroon. Nagpaalam na rin siya sa mga ito na lalabas siya ng maaga kinabukasan. Pagkatapos niyang malikoy, nahiga na siya sa kama. Naisip niya ang weird na si Isabel. Hindi maarok nang isip niya kung paano nangyayaring ito ang nakatuluyan ng kaibigan niya na sobrang buhemyo noon. At least, mukhang maligaya naman si Umberto kaya okay lang. Pagpikit niya, ang mukha ni Venice ang nakita niya. Pleasant face, pleasant personality. Such an interesting person to know. Nais sa loob niya. So far, mukhang ito pa lang ang nakakatuwa sa pagbabakasyon niya sa Quezon. It would help him pass the time kaysa makipagtitigan siya kay Isabel na baka bigla na lang ilabas ang dila at siruin siya. Kalmadong tinanggap ni Michelle Cuevas ang third stage throat cancer na findings ng kanyang espesyalista. Isang linggo siyang napilitang manatili sa ospital bago siya tuluyang kinausap nito. He preferred to do this alone. Wala ang kanyang 25 anyos na asawa, ang sikat na fashion model na si Georgia. Kasalukuyan siguro itong rumarampa sa runway para sa New York Fashion Week. Gusto nitong samahan niya ito roon, pero pinili niyang magtungo sa kanyang doktor para magpa-check up at nang malaman niya kung anong nararamdaman niya once and for all, dumiretso siya sa kanyang private studio na bumalik ang chauffeured limousine niya sa kanyang mansion, isang very exclusive and super expensive neighborhood sa Beverly Hills. Umupo siya sa paborito niyang silya at nag-isip ng mga dapat niyang gawin. Venice will be 29 years old by now. Funny when his former wife, Lenny, left him. He heaved a sigh of relief to have finally parted with what he thought was his excess baggage during that time. He wanted to be a musician but his family was hindrance. So when she left him, mahal naman niya ito ay nakahinga siya ng maluwag. Soon after, he traveled to Toronto and found himself better gigs and better paying singing engagements. Nakilala niya roon ang isang all-male boy band na may talent pero walang tamang kanta kaya hindi sumikat. Hiniling ng mga ito na mag-compose siya ng ilang awit para sa mga ito. Noon lang niya na-discover na mas may talent pala siya sa paglikha ng musika kaysa sa pagkanta. Nang ma-record ang composition niya, ay gumawa ng pipitsuging video ang boy band at saka ibinenta ang limitadong kopya ng mga CD sa mga bangketa ng Ellington. Walang naniniwala na makiklik ang mga kantang ginawa niya. Hanggang isang araw ay na-pick up iyon ng isang radio station. Naging instant hit ang kanta pati ang boy band na nakakollaborate niya. Siya ang tumayong manager ng remix band at sabay-sabay silang yumaman. To his amazement, 5 sa 7 compositions niya ang sumikat sa CD na inirelease nila na isang independent recording company. After that, they signed a contract with an international brand. 2 more hit long playing CDs and in the span of 2 years, he became a millionaire. Bukod sa remix band ay nagsimula siya mag-compose sa mga kanta para sa malalaking pangalan sa recording industry. Tumawid hanggang sa Amerika ang kasikatan niya. He finally realized his dream of making more money than he could ever count and the fame of rubbing elbows with the stars. Them trying to please him, practically beg him for a composition that would make them singing sensations. Nakalimutan na niya ang kanyang mag-ina. Hindi kailanman naghabol si Lenny. He was somewhat expecting na maghahabol sa kayamanan niya si Venice, pero kahit sino sa mga ito'y hindi nagpakita sa kanya for the last 17 years. Dahil nagpa-vasectomy siya nang maghiwalay sila ni Lenny, hindi na aloy siya nagkaroon ng anak maliban kay Venice. As time passed by, padalas ang padalas ang pagsulpot ng kanyang mag-ina sa consciousness niya, lalo na si Venice. Hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. All those years, hindi siya nakabilita rito sa takot na maghabol ito sa pera niya. Napaka-ironic na ngayon. Sa panahong alam niyang mamamatay na siya, ay ito lang ang nasa isip niya dahil sa kayamanang nais niyang iwan para dito. Napailing siya. He was an asshole father. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng assistant niyang si Owen. Ilang minuto lang ay nasa loob na ito ng kanyang studio.
Give Attorney Bruwal a call. Tell him to come over. I need to speak with him. Now. Yes, sir. What is the problem now, Michelle? I have throat cancer, Ben. Lord, that's not what's important. I want to make a last will and testament, Ben. Of course. And after this, I want you to find somebody for me. Bienvenis? Tumango siya. Tumango rin ito at saka tinawagan ng financial manager at accountant niya para sa isang meeting. Pumikit siya bago umubo. Sandaling tumigil sa pakikipag-usap si Ben, kaya pinigil niya ang masakit na ubo sa lalamunan. 2 hours later ay nasa loob na sila ng master bedroom. Nakahiga siya habang abalang-abala sa pagre-review ang tatlong tauhan niya para ma-account ang lahat ng properties at pera niya. Kailangang matapos ang lahat ng iyon bago bumalik si Georgia. Alas 6 ng umaga nang lumabas si Berna mula sa kanyang silid. Nakaupo sa dining table ang kapatid niyang si Bel. Nakakalat ang maraming papeles sa harap nito na hindi niya alam kung bakit naroroon in the first place. Hindi niya pinansin ang kanyang kapatid. Lumapit siya sa refrigerator at kumuha ng bottled water para dalhin sa pagjogging. Napatalon siya sa gulat nang biglang tumili at nagmura si Bel. Napalingon siya rito. Ano na naman ba yan? Nagagawa mo pang mag-jog ni samantalang hindi na nga ako makatulog sa kakaisip nitong financial problem natin. Wala namang problema ah. Anong wala? Paubos ng pera natin, nalulugi ang garments business at mag-slow down ang sports sa furniture business kaya walang pumapasok na pera sa atin. May pera naman tayo ah. Paubos na nga. Baka hindi mo napapansin, isang buwan ka nang hindi nagpapakita sa opisina. Busy ako, marami akong inaasikaso. Tulad ng ano, iyong paglalandit paghahabol mo sa Lord Neil na yon. Hindi nga kami nakikita nun, no? Dahil pinagtataguan ka na niya, nagsawa na siya sa pagmumukha mo. Ayaw na nga niya sa'yo pero pinagpipilitan mo pang sarili mo. Wala kang pakialam sa buhay ko. That is none of your business. Well, it is my business. Hindi ka nakakapag-contribute para sa kabuhayan natin. Bakit hindi mo ba yan kaya? Di ba ang yabang mo noon sa pagsasabing kaya mo ang lahat? Kaya ko naman sana eh. Kaya lang, kung maglustay ka ng pera, akala mo'y anak ka ni Bill Gates. May trust fund ako. Nasaan? Hindi siya nakasagot. Paubos na rin ang pera niya roon, kaya nga bukod sa talagang tatype niya si Lord Neil Araneta, nagkakandara pa siyang makuha ito dahil mayaman ito. Mayamang mayaman, pagtatama sa isip niya. I have an idea. Bakit hindi natin kunin ang tulong ni Lord Neil ate? Alam mo naman, business and economics ang specialty nun. Anong ibabayad ko sa kanya, Aber? E di akong makikipag-usap. Di lalong hindi nagpakita yon. Isinusuka ka na nga niya eh. Masyado mo naman akong ina-underestimate. Ang kailangan natin ay pera. As in fresh capital para makarecover tayo. Hindi yung mga kagagahang ipinagsasabi mo. Kahit may ibigay na solusyon si Lord Neil, it will still bog down to one thing. Capitalization. Saan tayo kukuha nun? Itong bahay nga ay nakasangla na. Aba, hanggang liag ang binabayaran ko rito. Di dun tayo sa isang bahay. Anong bahay ang pinagsasabi mo? Iyong bahay sa Quezon City? Sa tingin mo ba magtsatsaga akong tumira dito sa Cavite kung may bahay pa tayo sa Quezon City, ha? Ano? Matagal nang naibenta iyon. Bakit hindi ko alam? Paano hindi mo malalaman eh pumirma ka pa nga sa deed of sale? Hindi ba't iginiit mo pa nga na hindi pwedeng hindi ka makakuha ng parte ron kahit alam mong dapat ipambayad natin iyon sa mga utang natin? Oh... Nawala ang kunot ng noon niya nang maalala iyon. Ubus na rin perang iyon na nakuha niya dahil nag-tour siya sa Macau, Malaysia, Hong Kong at Singapore. Kailangan nating makahanap ng perang magagamit natin para maipasok as fresh capital. Kung hindi, ilang buwan na lang at baka magsara na tayo. Bakit hindi mo ipahanap si Venice at utangin mo iyong minananin niya kay Mama? Diba may iniwang test fund si Mama sa kanya na hindi naman nagagalaw? Aba, 5 years na iyon nakatengge sa bangko. I'm sure, sa laki nun, malaki na rin ang interest nun. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kapatid na animo hindi makapaniwala sa narinig. Oh my goodness, bakit hindi ko naalala yun? Diba, hindi na nagpakita ang babaeng yun pagkamatay niya na papa, ni hindi niya alam na may trust fund siya. Bakit hindi mo siya hanapin, tapos kunwaring makikipagbati ka sa kanya? Befriend her. Tapos, papirmahin mo siya ng dokumento na nagsasabing inire-release na niya yung pera niya. I'm sure pwede yun. Hindi naman niya alam na mayroon siyang mana kaya siguradong hindi yun maghahabol. Basta huwag lang siyang makakahalata sa motibo mo. Brilliant! May natira pa naman pala dyan sa utak mo kahit puro shopping at good life lang ang alam mong gawin. Of course! Kailangang hanapin natin ang babaeng yun. Hindi naman siguro mahirap gawin yun. Bakit mo pa siya hanapin? Sigurado naroroon lang yun sa lupaing ipinamana sa kanya ng lolo niya. Saan pa ba naman ang sisiksik ang mga losers na katulad nun, kundi sa bukid?
Oo nga. Ang mabuti nga siguro ay doon ko muna siya unang iapahanap para hindi masayang ang panahon at pera natin. Kailangan mapag-aralan ko munang mabuti kung paano ko siya i-approach. Dapat ay malaman mo kung anong ugali niya. Kung pushover pa rin siya ng tulad ng dati, parasahin mo na lang siyang pumirma, tapos umalis ka na. Anong malay nun sa mga dokumento? Puro pag-aalaga lang siguro sa kalabaw alam nun by now. Todong ngiti na sa kanya si Belle. Ah, may utak ka rin naman pala talaga, Berna. Naputol ang pag-uusap nila ng magkapatid nang lumapit ang isang maid. Ma'am? Ano ba, Ellen? Di ba sinabi ko nang huwag mo akong inaabala kapag busy ako? Eh, ma'am, may naghahanap po kasing lalaki sa labas. Attorney Carpio daw po. Pakialam ko sa kanya. Ano raw bang kailangan niya? May hinahanap daw ho kasi siyang Venice. Dito raw po nakatira sa address natin. Ang mabuti pa'y kausapin natin para malaman natin kung anong pakay niya. Tara. Baka mamaya maunsya may pambalak natin dahil dito. Hindi naman siguro. Dali-daling lumabas sila ng isang bahay. Isang smart-looking at gwapong lalaki ang nakita nila. Good morning. I'm Attorney Jerry Cortez. I'm looking for a woman named Leon Venice Cuevas. Kami mga kapatid niya. I am Belle and this is Berna. Oh, so kayo ang kanyang stepsisters? Yes, bakit mo hinahanap ang kapatid namin? I'm acting in behalf of his father, Mitchell Cuevas. This is the last known address of residence of Miss Leon Venice Cuevas. Hinahanap siya ng kanidya na tatay niya? Bakit ngayon pa? Mr. Cuevas would like to see his daughter. If you know her address, I would appreciate it if you'll tell us so we won't be losing precious time finding her. Bakit siya nagmamadali? Mamamatay na ba siya? Kumunot ang noon ng abogado. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pamanalita ng kanyang kapatid. Mukhang naisip din agad iyon ni Berna kaya bumawi ito. Forgive us for being rude. We just can't help but feel this way. Wala na kami nabalitaan mula sa lalaking iyon. Lumaki sa Venice na masama ang loob sa tatay niya dahil kahit isang Christmas card ay wala siyang natanggap mula rito. Ah, I do know the circumstances with regards to the non-existent relationship that they had. Totoo, sa loob ng maraming taon ay hindi nakibalita ang kliyente ko. And yes, he is dying. He has so little time and we need to find her. May I ask why? Well, if you are not familiar with Mr. Cuevas, he is the multi-million composer responsible for the 90s band, remix and many popular songs of well-known singers until present time. So to say, he would like to sort of make up for his shortcomings. Are we talking about our sister's inheritance from his father? Halatang atat na tanong ni Belle. In a way, yes. Gusto rin makita at makasama ni Mr. Cuevas ang nag-iisang anak niya. Napilitang gumising ng 6:00 ng umaga si Lord Neil. Bago magtungo kay Venice ay pakikiharapan muna niya ng kanyang kaibigan at ang asawa. Siya ang nasurpresa dahil naabutan niyang may bisitang isang magandang babae sina Umberto at Isabel. Masiglang nakikipagbiruan ng babae sa mag-asawa nang mapasukan niya sa komedor. Lloydie, good morning pare. Good morning. Join us pare. Thank you. Lord Neil, this is my sister, Heidi. Nakangiting sabi ni Isabel. Interior decorator siya. Hello. Nahulaan agad niya kung anong pakay nito nang pisili nito ng mariinang kamay niya. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon na lang kung tingnan siya ni Isabel ng nakaraang araw at kung bakit interesadong-interesado ito sa pakikinig kung gaano siya kayaman. At least, base sa alam ni Umberto, si Heidi ang adahilan. Hindi pinalampas ng babaeng sandali. Oh, bakit hindi ka kumakain, Lloydie? Actually, magpapaalam sana ako. Naimbitahan ako ni Venice na mag-breakfast sa bahay niya. Naku, oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin na nagpunta rito kaninang maagang maaga si Mok, iyong kasama ni Venice sa bahay. Ipinasasabi nga pala niya sa'yo na hindi na raw siya pwede ngayong umaga. Nag-text nga lang si Venice dahil naroroon siya sa piggery ni Mr. Altamareno. May emergency kagabi kaya ipinasundo siya. Hindi pa raw siya makakauwi. Ah, napansin ko nga si Mok kanina. Well, alam mo naman ang trabaho ni Venice, 24 hours a day on a call. Ganoon ba? Sayang pala. Saan ba yung piggery ni Mr. Altamareno? Pupuntahan ko na lang siya roon. Pare, di ba ako naman ang nag-invite sa'yo rito? Bala ko pa namang iikot ka sa aking rancho. Gusto ko rin ipakita sa'yo ang ostrich farm ko. Dadalhin din sana kita sa restaurant tami mag-asawa. Tila nangihinanakit si Umberto kaya medyo nahiya siya. I'm sorry. Sige, mas mabuti nga sigurong sumama na lang ako sa'yo para makita ko yung sinasabi mong ostrich farm. I feel it has something to do with the reason why you invited me here. Ganun na nga pare. Bukas maaga tayong aalis at dadalhin kita sa resort. Diba ayun ang itinatanong mo sa akin sa phone pa lang? Excited na ako.
Nakakabinging sabi ni Heidi na nakalimutan niyang kasama nga pala nila sa hapagkainan. Oo nga, matagal ka na rin hindi bumibisita rito. What a coincidence na nagkasabay pa kayo ng dating ni Lornel dito. Oo nga eh, I'm sure with Lornel around, this vacation will be interesting. Makahulog ang sabi ni Heidi. Ngising aso naman ang gumuhit sa mag-asawang nakatingin sa kanilang dalawa. Bland smile lang ang binigay niya sa mga ito. Dreaming to the highest level ang mga ito kung inaakala ng mga ito na interesting din iyon sa kanya. Napakaraming Heidi na ang pumila sa buhay niya na higit pa sa isang ito ang kalibre, pero hindi niya pinansin. Well, kung wala si Venice, can you please pass the bread, Isabel? Magalang na hiling niya pero wala na siya sa mood. Biglang pumutok ang bubble of excitement niya. Hindi naman niya masisisi si Venice dahil trabaho at buhay ang sinasagip nito. Mukha pang hindi siya makakaalis sa tabi ng tatlong kaharap niya buong maghapon. Daraanan na lang siguro niya si Venice kung may oras pa siya hapon. Mahirap naman kasing puntahan ito kapag madilim na at baka may mga ahas na pumulupot sa kanya sa bahay. Napangiti siya sa isiping iyon. Napaka-unique talaga ni Venice. Sisiguruhin niyang makikita niya ito sa araw na iyon dahil kahit anong mangyari, ngayon pa lang ay sawa na siya sa mga kasama niya. Parusa na agad ang isiping maghapon niya makakasamang mga ito. Nagsimula na namang magpakit si Heidi habang panay naman ang udyok ng mag-asawa. Naasiwa siya na dumikit ito sa kanya na ani mo ay close na sila. Sobrang agang penitensya niyon first thing in the morning. Bagsak ang mga balikat ni Venice ng quarter to 8 na ay wala pang nagpapakitang Lornel sa bahay niya. Looking forward at hoping pa naman siya na talagang totoong enthusiasm nitong sabayan siya sa pag-aalmusal. Naubusan niya ang kape sa coffee maker at matigas na ang tinapay na alas 4 pa lang ay umaga ay sinimula na niyang i-bake. Ipinasok na niya sa refrigerator ang butter, milk at lahat ng pwedeng matunaw sa init. Tumayo na siya mula sa silya at hinarap ang ina ni na Mac at Mok na siya namang nag-aalaga sa loob ng bahay. Ati Susan, pakiligpit na lang itong mesa, papasok na ako. Hindi ka pa rin nakakakain ah. Kumain na ako ng isang tinapay at itlog. Alam mo namang konti lang ako kung mag-almusal. Paano yung mga inihanda mo? Naku, kainin na ninyo yan. Yung ibang tinapay, baka gusto nina Lady Lee at Barbie. Bigyan mo na rin. Kinuha niya ang kanyang vet bag. Ayaw na niyang dagdagan pa ng ilang minutong paghihintay niya. Wala na siyang dapat asahan. Nagtungo siya sa pickup niya sa garahe. As usual, nakasunod agad sa kanya ang mga alaga niya paglabas niya ng bahay. Off-limits kasi ang mga iyon sa loob. Umakyat pa sa truck bed si Lady Lee. Sanay na sanay ito dahil palagi niya itong kasama kapag pumapasok siya sa klinik. Maya-maya pa'y humahangos na rin si Max sa pagsakay sa tabi niya. Kasama rin niya ito hanggang alas 10 sa klinik. Umuwi lang ito para pumasok sa eskwelahan sa hapon. May baon pa itong plastic na may lamang blueberry croissant na ginawa niya. Tara na? Sabi ni Nanay, pwede raw hong magbaon. Oo naman, no? Ano bang gagawin natin dyan kundi kakainin? Baka ho dumating pa ang bisita nyo. Malabo na yon. Pinihit na niyang ignition key. Naglayuan ang mga hayop na alaga niya dahil trained ang mga iyon sa tunog ng kanyang pickup. Umatras siya at nang malayo sa mga hayop ay sakalang siya nagmaniobra at inilabas ng gate ang sasakyan. Hindi niya napigil ang suya pa ng kalsada pa kanan, papunta kina Umberto. Ano bang iniisip mo? Biglang magmamaterialize sa kalsada ang silver Mercedes-Benz ni Lornel? Napahiling siya sa kagagahan niya. Awa lang iyong nararamdaman ni Lornel para sa kanya nang nagdaang hapon. Na-fascinate lang siguro ito nang makita ang klase ng pamumuhay niya. Living with so many animals. Pero tapos na iyon. Ang sabi ni Mok, dumaan daw kanina ang kotse ng kapatid ni Isabel na si Heidi. Tiyak na pupunta ito sa kapatid nito. Ang mga kagaya ni Heidi ang pipiliin ni Lornel. Isa siyang ilusyonada sa pag-iisip na papatol ito sa katulad niya. Habang patungo sa bayan ay nagkwentuhan sila ni Mac tungkol sa mag-aaral nito, sa mga hayop na alaga nila at sa mga kliyente ang pupuntahan nila ng araw na iyon. Maluwalhating nakarating sila sa tapat ng kanyang klinik. Bumaba si Mac para buksan ang klinika. Pag-ibis niya ng sasakyan ay bumaba na rin mula sa backload si Lady Lee. Wala nang pumansin sa kanila dahil sanay na ang mga ito na palagi silang magkasama ng aso niya. Pagpasok sa klinik ay nag-ayos na sila ni Mac. 30 minutes later ay narinig na niyang tumunog ang chime sa pintuan. Pumasok ang unang kliyente niya para sa araw na iyon. Tatlong araw nang hindi na pinapakawalan ni Umberto si Lornel, kaya nagsisimula na siyang mainis. Nadiscuss na nila ang tungkol sa feasibility study ng restaurant na pinaplano nitong buksan sa Tagaytay na gusto nitong ipagawa sa kanya. Naiinis siya dahil tinatrabaho na nga niya iyon ay panay pa rin ang yakag, kwento at paggambala sa kanya, lalo na ang magkapatid na Isabel at Heidi. Halatang may gusto sa kanyang huli. Ang akala yata nito ay siya pa ang mapalad dahil binigyan siya nito ng pansin and not the other way around.
Nasa loob siya ng kanyang slid at nakikipag-video conference sa assistant niyang si Chrissy para kumuha ng background sa lugar na pinupuntiri ang pagtayuan ni Umberto at Isabel ng specialty restaurant na ostrich meat lang ang isa-serve nang bumukas ang pinto at iniluwa si Isabel kasunod si Heidi na nakatupis. Sobrang sexy ng swimwear ng huli. Niyaya siyang mag-swimming ng mga ito. Magalang na tumanggi siya kaya umapela si Isabel sa asawa. Dahil maingay ang bibig ng kaibigan niya, pumayag na lang siyang lumabas kaysa tumagal pang diskusyon. Maliwanag na sa kanya na talagang may plano sa kanyang magkapatid. Hindi siya paranoid o vain. Nasanay na lang kasi siya sa ganoong paraan ng mga babae o kaibigan niya in the past na umasang mahuhok siya. The thing was, hindi siya talagang naghahanap ng babae. Hindi naman kasi siya nauubusan ng female companion. Masaya siya na ganoon lang munang status ng mga ito sa buhay. Lalo pa't emotionally drained pa siya mula sa pagtira niya sa tahanan ng kanyang ina. Gusto lang sana niya mag-relax, pero stress lang ang dulot ng ginagawa ni Umberto at Isabel sa hayagang pagmamatchmake ng mga ito sa kanila ni Heidi. Nasasayang ang oras niya. Bored na siya sa company ni Umberto. Siguro ay talagang marami nagbabago habang tumatanda ang isang tao. Experience really does change a person, nais sa loob niya. Ganoon kasi ang nakikita niya sa kanyang kaibigan. Hindi rin naman niya ito masisisi. Siya rin naman ay iba na kaysa noong high school or college sila. Things happen, naisip niya. It changes you. And right now, hindi na siya amused kay Umberto. Inis na siya rito, lalo na sa asawa. Huwag na rin banggitin ang mga anak ng mga ito na parang jungle boys. Well, excuse me. I hate to break the party but I need to get back to my assistant. Kailangan ko mga impormasyong ibibigay niya sa akin with regards to the study you've asked me to do for you. Mamaya na lang yun, Lord Neil. Nagpaluto pa ako ng barbecue. Tiningnan niya si Umberto. Tingin na kilala nito. Kapag hindi siya kinampahan nito sa pagkakataong iyon ay lalayas talaga siya. So, Koryo na nito makukuha ang kopya ng feasibility study. Sige na pare, may dinner pa naman eh. Gusto ko na rin makita kung anong result nun. Sabi nito. Hindi makapaniwalang itiningin ipinukol ni Isabel sa esposo. Hindi naman nakatingin si Umberto sa mukhang butiking asawa. Thank you. Nagmamadali siyang tumalikod at iniwan ang mga ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang laptop. Wala pa siyang 5 minuto sa silid nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Heidi. With the same outfit. Tiningnan lang niya ito't hindi nagsalita. Naengganyo yata ito kaya umupo pa sa tabi niya sa kama. Ngingiti-ngiti pa ang bruha sa kanya. Wala naman ditong pool. I thought you'd be lonely here. Or rather, I thought this was your way of inviting me here in your room. May gagawin ak... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil parang usang tinalon siya nito at saka hinalikan sa mga labi. Mapusok ito na nang iengganyo. Okay naman sana ito kung hindi lang talaga niya alam ang motibo nito at ng kapatid nito. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Berna. Isa sa mga naging close friends niya noon na ganoon-ganoon din ang ugali. Pati ang kapatid nito. Why? Heidi, I'm sorry. Nakakahiya kin Umberto at Isabel. Sa tingin nga nila ay bagay tayo. My goodness, ilang araw na tayo magkasama rito. I'm just waiting for you to make your move. Ako pa rin ang gumawa nun. Ay, kahit hindi na mabilang ang pagkakataong nakakatanggap siya ng ganung indecent proposal, hindi pa rin siya sanay. Lalo pa kung kasing ganda ni Heidi ang tinanggihan niya. Ano bang nangyayari sa kanya at wala siyang maramdaman para sa babaeng ito? Manhid na ba siya? Walang lalaking tatanggi sa tulad ni Heidi. Pero hindi talaga niya ito gusto. 2 years ago, kung iniharap ni Umberto ang babaeng ito sa kanya, hindi ito basta-basta makakawala sa kanya. I'm sorry. Umiling na sabi niya. What? Are you gay? I'm sorry. Kamamatay lang ng mother ko. I will not get into details, but that was very difficult, long process for me. I came here just to enjoy the company of an old friend. I'm gladly doing him a favor as part of the break I'm looking for. This is certainly not a part of my agenda here. This is a very difficult time for me. Well, I thought you're okay. I understand what you're going through. Ganyan din ako noong namatay ang favorite dog ko. It was very upsetting. I hope you understand. Yes, of course. I'm sorry. We really don't have to rush this. Confident pang saad nito na pakiramdam yata ay talagang may pag-asa ito sa kanya. Tumango na lang siya para hindi na humabang usapan. Sisiguruhin niya na ilang araw na lang siya magtatagal sa bahay ni Umberto at bigla na lang siyang lalayas kapag natapos ang feasibility study. Kung hindi lang talaga siya nako-oo rito, lilisa na siya ng bahay nito. I think I need to go. Saan ka pupunta? Gusto mo bang samahan kita? No, I need some time alone. Pakisabi na lang kina Umberto at sa kapatid mo na magpapahangin lang ako. Kinipkip niya ang laptop dahil wala siyang intensyong sayangin ang oras sa pagtunganga sa countryside. He would finish his work so he could get out of San Antonio as soon as possible. Sige, ako na magsasabi ka na kuya. Thank you.
Nakahinga siya ng maluwag nang matakasan niya si Heidi. Mukhang wala rin si Umberto at Isabel sa usual pace sa mga ito sa poolside. Nagmamadaling sumakay siya sa kotse niya at lumabas agad sa bakuran bago siya mahabol ng kahit sino sa mga naroroon. Pinaharurot niya ang kanyang sports car sa halos deserted na kalsada patungo sa bayan. Wala siyang ideya kung saan siya pupunta. He just needed to get out and breathe without anybody breathing on his neck. Nasa gitna ng kalye si Venis, pawis na pawis siya kahit dapat hapon na. Nagmamadali siyang umuwi dahil wala si Namak at Mok, pero tumawag si Susan para sabihin ang emergency. Lumabas na naman ng bakuran si Barbie at ngayon ay nakaupo sa kalsada, di kalayuan sa gate ng bahay. Halos naokupan nito ang kalahati ng left side na kalsada patungo sa bayan. Nag-aalala siya dahil malapit nang magkatakip si Lim at hindi pa rin gumagalaw ang ambisyosang baboy sa pwesto nito. Natatakot siya na kapag inabot sila ng dilim ay pareho pa silang masasagasaan kapag may dumaang sasakyan at hindi sila mapuna. Balik na kasi sa loob, Barbie. Halika na, Barbie. Impactita ka talagang bruha ka. Walang hiyang to. Anong feeling mo? Makakahanap ka ng barakong baboy kapag nagpa-display ka rito. Kahit may ihaw ka sa init dito, walang lalapit sa'yo rito, oy! Venis, tumawag na kasi tayo ng pulis para matulungan ka ng hatakin iyon papasok dito. Nag-aalala lang sabi ni Susan. Alam niyo naman ang nangyari nung huli tayong nagpatulong sa hindi niya kilala, nanuwag pa ng bruhang ito. Sinubukan na rin niyang hatakin sa pamamagitan ng lubid ang talipandas na baboy, pero siya pa ang nahatak nito kaya sumadsad siya sa lupa. Tinahulan ni Lady Lee si Barbie pero hindi rin pinansin ang bruhang baboy ang amika. Nakukonsuming pinahid niya ang pawis sa noo at lieg. Turukan na kaya niya ng pampatuloy si Barbie bago tuluyang humingi ng tulong sa mga pulis para mabuhat iyon papasok sa loob. Iyon ang naiisip niya na tamaan siya ng liwanag ng namumula sa isang parating na kotse. Oh no, problema na talaga to. Dismayadong tiningnan niya ang kanyang alaga bago nagmamadaling kinuha ang flashlight mula kay Susan. Anong nangyari? Of all people. Good evening. Nagmamadali ka ba? Dito ka nalang sa kabilang side dumaan. Nakalabas kasi si Barbie, ayaw pumasok at naghahanap ng bulukan. Kanina pa kami rito, hindi ko siya mahatak papasok sa bahay. Pinahid niya ang pawis na namuo sa kanyang noo. Bakit ikaw humahatak sa kanya? Eh, 4 times ang laki mo ang laki niyan. Wala kasi si Namak at Mok, nasa school pa. Maya-maya pang uwi nila. Bakit hindi ka tumawag ng tulong? Nagwawala kasi si Barbie kapag ganoon. E yung huling beses na nagpatulong ako, nagbayad pa ako dahil 2 ang nabalian at 3 ang nakagat niya. Paano ngayon yan? Bala kong turukan na lang siya ng pampatulog. Bakit ba lumabas yan? Naglalandi na kasi eh, tuwing ganitong panahon, nagiging problema ko yan. Bakit hindi mo ikulong? Wala akong ganung kalaking structure para sa kanya. E di italian mo. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay, sabay tingin sa napakalaking likod ni Barbie. Nakaharap na ito sa kanila, tila nakikinig ito sa kanila, saka ito biglang tumayo at lumapit kay Lord Neil. Lumakad ka papunta sa gate, utos niya kay Lord Neil nang may ideyang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan lang, tumalima naman ito. Nang lumakad ito'y sumunod dito ang malanding baboy, hanggang sa tuluyan ang nakapasok sa loob ng bakura ng mga ito. Sumunod siya sa mga ito kasabay si Lady Lee. Mabilis na isinara ni Susan ang ikalawanging gate sa likuran niya. Nagpatuloy si Lord Neil sa paglalakad patungo sa bahay. Pagkatapos ay hinawakan nito si Barbie sa ulo. Umuungol pa ang bruhang baboy na wali nagre-request na himasin ng binata ang buong katawan nito. Crush ka niya. Naku, Venis, talaga naman naghahanap na ng bulogan ng hitad na to. Bakit kasi hindi mo palahian? Aba, last trip na ito ni Barbie ah. Sino pa ang papalit sa trono niya kapag hindi mo siya pinaanakan? Baka kasi matay na ko kapag ako ang nagpaanak sa kanya. Bruha talaga. Pwede bang hubarin mo yung t-shirt mo at pakiiwan muna rito? Iyong sasakyan mo kasi sa labas. I understand. Pagkasabi niyon ay walang keming hinubad dito ang t-shirt nito at iniabot sa kanya. Kinuha niya yun at ipinatong sa dibdib niya. Saka siya lumapit at nagpaamoy kay Barbie. Pinaatras niya si Lord Neil mula sa harap ng baboy pero hindi na ito pinansin ng bruhang hayop. Nakalakad ito palayo nang hindi na sumusunod ang baboy. Nagulat naman siya dahil sa halik na umalis na ipinasok pa ni Lord Neil sa bakuran niya ang sasakyan. Inihinto niya yun sa tabi ng pickup niya. Pag-ibis nito ay nakasuot na ito ng ibang t-shirt. Butit may naiwang spare sa loob. Paano? Okay na ba yan? Sa halip na sumagot ay dinukot niya sa bulsa ang medyo luma ng Nokia 5110 niya at saka tinawagan ang numero ng piggery owner na nagpapabulong ng mga barakong baboy. Dok, pwede mo bang dalhin si Bugay rito bukas? Para kay Barbie? Oo, iyan lang naman ang halos kasukat itong bruhang ito eh. Aba, akala ko'y mamamatay na virgin iyang si Barbie. Lumabas na naman kasi. Iyan na nga bang sinasabi ko? Sige, bukas maaga palang inandyan ako. Magkano?
Ikaw naman, napapahiya naman ako niyan eh. Siyempre walang bayad, basta ikaw. Nakakahiya naman. Sabi ko naman sa'yo, kung tinanggap mo na yung mga biit na ibinabayad ko sa'yo, di sana may pigiri ka na rin ngayon. Ikaw talaga. Alanganin ang ngiti niya habang nagsasalita dahil alam niyang naririnig ni Lordel ang boses ng kausap niya sa sobrang lakas magsalita ng nasa kabilang linya. Siya, sige, paparian ako bukas at bitbit ko si Bugoy. Dadalhin ko na rin si Dagul, mas agresibo kasi yun eh. Mukhang mainit na mainit yung babae mo. Sige, hintayin kita bago ako pumunta sa klinik. Okay. Baka kasi lumayas naman iyan kapag ang ibig mong sabihin, binibigyan ka niya ng biik pero hindi mo tinatanggap. Oo, gano'n na karaming tinanggihan mo. Wala ka bang kural? Bakit hindi ka magpagawa? Meron sa likod, kaya lang may laman eh. Bigla siyang napamulagat nang maalala niyang alaga niyang dapat ay ipinaghahanda na niya na pagkain. Sandali. Sandali lang, Venice. Magpapakain pa kasi ako ng mga alaga ko para pagdating ni na Mac ay huhugasan na lang nila ang mga cage para walang amoy. Pwede ba kitang tulungan? Naku, hindi. Hindi na. Sa ideya pa lang na maghihiwa ito ng gulay para sa mga ibon at chonggo, hindi na yata niya matik. Nakakahiya rito. Wala naman akong gagawin eh. Tutulungan na kita. Naabala ka na nga masyado sa lakad mo eh. Wala akong lakad, umalis lang ako sa bahay ni Umberto. Ano? Gusto ko lang lumabas at magpahangin. Swerte nga't nakita ko kayo ni Barbie sa kalsada. Ilang beses ko nang sinusubukang puntahan ka pero sabi ni Isabel, lagi kang wala rito. Ako? Oo. Remember nung niyaya mo ako mag-breakfast? Hindi ka nga dumating noon eh. Pero okay lang yun talaga, naisip kong baka busy kayo ni Umberto at hindi mo lang alam kung anong schedule ninyo. Ano? Okay lang yun, hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Kung gusto mo, dito ka nalang magpalipas ng oras. Pero huwag ka nalang tumulong at baka dumikit sa'yo yung amoy ng mga hayop. Hindi naman lahat ipakakainin ko. Once a day lang pakainin yung iba sa kanila at... Nabigla siya nang hawakan siya nito sa sikot pigilan sa paglalakad. Hindi mo naman ba ako iniiwasan yan? Bakit ko naman gagawin yun? Ginagawa mo na kasi. Pawis na ako, no? Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Lord Neil, naghintay ka noon? Naririto ka? Di ba may usapan tayo? Wala kang pinuntahan? Wala naman. Saka busy kami ni Namak at Mok noon. Buntis kasi yung alaga kong baka. Inilipat namin ng lalagyan. Mukhang ilang araw na lang kasi at magiging nanay na naman ako eh. So, hindi mo rin pinapunta si Mak o si Mok sa bahay ni Umberto? Hindi. Eh, kasama ko sila. Saan mo sila nakita? Hindi ito sumagot. Tiningnan siya nito ng mataman at saka tumango. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta noon. Biglaan iyon naging pag-uusap namin ni Umberto ng umagang yun. Iyon na nga lang ang iniisip ko. Naging busy rin ako the following days. Naku, hindi mo naman na kailangan magpaliwanag. Nandun ka naman kasi talaga para magbakasyon kay Umberto. But a promise is a promise. Hindi mo na... How can I make up to you? Wala namang kailangan. Alam ko na. Bukas, pagkatapos ipabulog si Barbie, ititreat kita ng lunch. Hindi pwede, dadalhin dito yung mga aso ni na Mayor bukas. Sa hapon, may free consultation ako tuwing Biyernes ng hapon. Please, Lord Neil, hindi mo yun kailangan gawin. I want to. Ganito lang, kung hindi nakakaabala sa'yo, why don't you invite me again for breakfast tomorrow? Sinisiguro ko sa'yong this time, ay darating ako. Baka nakakaabala. Hindi. Tapos kung hindi ako magiging abala, titingnan ko kung paano ang gagawin kay Barbie. Sasama ako sa'yo sa clinic, ititreat kita ng lunch, then sasama ako sa free consultation mo. Nakakahiya. Nakakahiya ba ako dahil gusto kong sumama sa'yo? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pwede bang huwag ko nang marinig ang salitang nakakahiya mula sa'yo? Lord Neil, bakit mo ginagawa ito? Truth be told, hindi ko rin alam eh. Huwag mo nang aksayan ang oras mo sa'kin. Hindi ito pag-aaksayan ng oras. Hanggang kailan ka ba kina Umberto? May ginagawa lang ako pagkatapos ibabalik na ako sa Maynila. Pag-aaksihan mo ako ng oras mo hanggang sa makauwi ka? Magpapapigil ka ba? Hindi. Okay, sige. Naintriga ka siguro kung paano ako mamuhay at kung bakit ganito karaming alaga ako. Hindi na ako tatakas. Pwede mo na ba akong pakawalan? Pasok ka. Pakihubad lang ang sapatos mo dahil magwawala si Ate Susan kapag hindi mo inalis ang sapatos. Saka dito ka na maghapunan, kakasya naman siguro iyong sinigang na ipinaluto ko. Wow, dinner na, breakfast pa. Sumunod na ito sa kanya, papasok sa loob ng bahay. Napakasimple niya sa lahat ng bagay, maliban sa bahay niya na siniguro niyang kaakit-akit gaya ng matagal na niyang pinapangarap. Cottage style at shabby chic ang design ng loob. Walang hayop na nakakapasok doon maliban kay Lady Lee. Malinis at amoy pine doon. Ang ganda ng bahay mo.
Binigyan ako ng libreng sketches nung anak ni Mayor nang nag-birthday ako 2 years ago. Napag-usapan kasi namin noon iyong tungkol sa mga estilo ng bahay kaya, heto, binigyan niya ako ng mga samples, pati kulay ng buong interior. Sinunod ko't happy naman ako sa resulta. It's beautiful. Thank you. Dito ka lang muna kung gusto mong manood ng TV. Sasama ako sa'yo. Tutulungan kita sa pagpapakain sa mga alaga mo. Seryoso ka ba talaga? Oo, huwag ka nang paulit-ulit ng tanong, please. Marurumihan ka. It doesn't matter. Sige, halika sa loob. Sa likod, nandoon ang kitchen para sa pagkain nila. Ang lawak pa pala nitong likod. Gaano ba karaming agaraga mo? Medyo marami. Ganyan karami? Oo. Nasaan sila? Sa koral ng baboy. Kaya hindi ka makapag-alaga ng baboy. Teka, tutulungan na kita. Lumapit ito sa isa sa mga sakot sa kabinuhat iyon. Mukhang nahirapan ito. Huwag na, hindi ka sanay. Ako na lang dyan, ikaw na lang ang maglagay ng mga pagkain. Once a day lang kumakain ng mga aso, iyong malalaking lalagyan, 3 tabong ilalagay roon at isa't kalahatin doon sa maliit. Ako na magbubuhat. Di ba tutulong ka naman? Eh di yun ang gawin mo. Sige na nga. Nang mga sumunod na sandali ay naging abala na sila. Ekspertong nagayat siya ng mga gulay at inilagay ang mga iyon base sa nakasulat na impormasyong nakatikit sa bawat kainang nilalagyan. Paglabas niya ay napahinto si Lornel pagkarinig sa mga kahol na nagmumula sa gitna ng malawak na lupain sa likod bahay. Hinatak niya ang cart na pinaglalagyan ng lahat ng mga pagkain inihanda nila. Malaki itong lupain mo. Bakit hindi mo tinataniman? Wala akong oras. Hindi ko na nga alam minsan kung paano ko pa naaalagaan itong mga hayop na nandito eh. Bakit kasing dami nila? Rescued ang karamihan sa kanila. Ang iba, inayawan at ibinigay rito. Yung iba, nasagip ko. Yung mga ahas, karamihan ay nakikita sa mga kanal, kalsada at sa loob ng mga bahay. May mga ahas din dito? Pati mga exotic na gagamba, scorpions at kung ano-anong reptiles. Bakit hindi mo i-auction sa internet o kaya ipamigay mo baka may mga interesado sa kanila? Hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon. Isa pa, hindi ako nakakasiguro na talagang maayos na lugar ang mapupuntahan nila. Mabuti pang nandito sila. At least, alam kong safe at maayos sila. Pero hindi pwedeng ganito. Kulang ka sa pondo. Iyong mga aso at pusa, I'm sure, mas magiging masaya sila kung mayroon talaga silang amo katulad ng ginagawa mo kay Lady Lee. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Tutulungan kita. Bukas, gumawa tayo ng website. Tapos, kunan natin sila ng pictures. Baka may mga magka-interes sa kanila. Pahanapin ko ng local group sa Maynila iyong kaibigan ko na pwedeng makatulong para mabigyan ng amo iyong iba sa mga alaga mo rito. Iyong ibang ahas dito, hindi ko na sila gustong ipaampon dahil masyado na silang matanda. Pwede mong isurrender iyon yung mga bata sa pub. It's either that or dapat mayroon kang sapat na manpower at pagkain para sa kanila. Dapat may pinagkukunan ka ng pondo. Foundation lang ang pwedeng mag-solicit, diba? Pwede ka rin, iparegister mo sa DTI itong ginagawa mo. Ganoon ba? Oo, tutulungan kita magpadala ng sulat para may makuha kang sponsors na pwedeng sumuporta sa pagkain ng mga alaga mo. Baka mawalan ako ng oras kapag... Bakit hindi ka kumuha ng assistant sa clinic mo? Gumawa ka rin ng listahan ng fees mo. Hindi yung gaya ng nangyayari sa'yo. Baka karamihan sa mga yun eh, thank you dahil inaabuso ka. Ganun nga ba palagi? What? Nahiya kasi akong maningil. Hindi ka naman magbubuhay sa hiya. Pakiramdam ko, obligasyon ko talaga na sagipin ang buhay nila. Hindi mo obligasyon na nag-alaga ang mga taong iyon ng hayop. It is their duty to take care of them though. That's why they have to pay for your services. Do you mind kung aalokin kita ng tulong para maiayos itong lugar na ito? Sayang naman kasi itong mga koral na ito, saka iyong lupa, kung malalagyan iyon ng irrigation. Meron yan? Ha? Eh bakit walang taniman? Nasa watershed kasi iyong mga crocodile na alaga ko. Hindi ka nagbibiro? May 3 kasing nakita doon sa swamp, dinali rito and in time, nanganak, so dumami sila. Di makapaniwalang umiling ito. Baka naman may lion ka pa rito. Tigre. 2. Goodness. Ano ito, zoo? Iniregalo yun ng isang opisyal sa akin noong nang gamutin ko yung mga alaga niyang exotic animals. Ibinigay niya sa akin iyong 2 cubs dahil baka raw hindi makasurvive. Patawarin naman kasing itsura kaya tinanggap ko. May permit ka ba rito? Naku, pwede ka palang maglagay ng maliit na zoo rito eh. Pag nagkataon, magandang tourist attraction iyon dito. Habi lang naman ito sa akin eh. Pwede mo ba akong iikot sa kanilang lahat para malaman ko kung habi lang talaga ang mga alaga mo? Pwede bang bukas na lang ng umaga? Medyo marami kasi sila.
Sige, bukas na lang. Pero ipromise mo tatanggapin mong alokong tulong sa'yo. Hindi naman ako mangungutang. Ayoko ng utang eh. Hindi. Business analyst ako, Venice. Kaya kitang bigyan ng forecast sa possibility ng lugar na ito kung may farm ka. Kung seseryosohin mong hobby mo, pwedeng gawa ng zoo ang portion ng lugar na ito. Kaya ko rin ibigay sa iyo ang strength ng market mo rito. Bibigyan kita ng mga pinaka-reasonable na pwedeng gawin. Budget, timetable, at kung kailangan, babalik ang capital investment mo. Gagawin mo iyon para sa akin? Yes. Wala akong ibabayad sa iyo ha. Sa kotse mo palang siguradong mahal ng bayad sa iyo. Ako ang nag-alok ng tulong, Venice. Nakakapanghinayang lang kasi kung ganitong nasasayang lang ito when the economy can make use of the potentials of your land. Alam mo, sa tinagal-tagal ko na rin naman dito, ikaw palang nakapagsabi sa akin na may potential pa itong lupang ito. Yung iba, sinasabi na mas mabuti pa raw na manatili na lang akong veterinarian at hayaan ko na lang daw itong lupa sa tunay na mga magsasaka. Ikutin natin minsan, then we'll see. Alam mo ba, hindi ko pa nakikita kung gaano kalawak ang 10 ektaryang ito. 10 hectares? Wala kang ginawa? May irigasyon naman pala ito. Yun ang sabi ng city engineer, pinalagyan daw ito ng irigasyon ng lolo ko noon, sa sarili niyang gastos. Hindi naman daw sabay-sabay pero meron daw lahat. Aba, hindi ba adventure na marating mo ang dulo nito? Oo nga, sabi ni na Mac at Mok, marami raw puno ng manggat kung ano-ano pa. Pero maliban sa mga iniuwi nila rito, hindi ko pa nakikita mga sinasabi nilang prutas. May sinabi pa ito pero hindi na niya narinig dahil malapit na sila sa mga nagkakahulang aso. Isa-isang inilagay na niya ang mga kainan sa nakalabas sa mga ulo ng mga aso na may kanya-kanyang buhay. Pagkatapos ay pinalitan niya ang tubig sa bawat kulungan. Pagkatapos ay ang apat na baka naman ang inasikaso niya. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay nila ng pagkain. Tawag kayo ni nanay ate, kumain na raw kayo ng bisita mo. Eh kayo, mamaya na, huhugasan muna namin itong mga kulungan. Sabay-sabay na raw kami ni nanay. Sige, sumunod na agad kayo doon ha. Tumango ang dalawa. Niyaya na niya si Lord Neil pabalik sa bahay. Masagana ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Sinigang, pritong isda, red rice at papaya. Maganang kumain ng binata, bagay na medyo ikinagulat niya. Mayaman ito. Nag-aalala siya na baka hindi ito kumakain ng ganoong kasimpleng mga pagkain. Pero nakadalawang plato ito ng kanin at ulam. Mukhang gustong gusto rin ito ang sagot gulamang inihanda ni Ate Susan para pampalamig. Nakakahiya, naubusan ko yata ng papaya si Namak. Naku, huwag ka mag-alala at marami naman yan. Mabuti nga't naubos mo. Bakit? May tanim kayo mga papaya? Wala, marami lang talaga kaming mga prutas at gulay. Huhulaan ko kung bakit. Bigay sa'yo bilang bayad. Bukas, bibigyan ka na naman dahil free consultation na naman. Hi, meron pa kami noong bigay nung isang linggo. Hindi ako naniningil pero nakagawian na nilang magdala ng kung ano-ano para sa'kin. Hindi rin kami namumroblema sa kinakain gulay ng mga alaga niya. Sabad uli ni Ate Susan. Sa hapon pag-uwi niya ay puro sako ng gulay at prutos iyong likod ng pick-up. Ganoon pala, mukhang well-loved ka rito ha? Hindi naman lahat. Doon na lang tayo sa patio kung makakatiis ka na pinalilibutan ka ng mga alaga ko. Sure! Tumayo ito at saka ay nilalayan siyang tumayo. Pakiramdam niya ay nagkakulay kamatis na naman siya. Wala siyang matanda ang lalaki na gumawa ng ganoon sa kanya. Hindi ako makapaniwala na alas 7:30 pa lang ng gabi. Napagod ka ba? In all honesty, ngayon lang ako nakaranas ng ganoong klase ng trabaho. Sana yan lang yan. Tanggapin mong alako. Nakakahi. Hindi na niya naituloy ang salitang nakakahiya. I don't know if I can follow your recommendations, Lord Neil. Nakita ko naman kung gaano ako kabisa dito to develop such ambitious project as a zoo or a farm on a land as big as this. Hindi mo naman kasi kailangan suluhin ang lahat ng trabaho dito. Bakit hindi ka kumuha na talagang trabahador na mag-aalaga sa mga hayop dito? Iyong mga homeless, pwede kitang tulungan na ilapit sa ilang foundations na tumutulong sa mga displaced and abandoned pets tulad ng mga aso at pusa mo. Hindi biro ang bilang nila. Oo nga. Minsan, kahit nga tatlo na kami, inihirapan pa kami sa pag-aalaga sa kanila. Kaya lang kung kukuha naman ako ng iba pang tauhan, pakuno ko naman sila pasesweldohin. Ah, dyan ako papasok. I'm your solution provider. Bukas, iikutin natin itong lupain mo. Ipakita mo sa akin ang lahat ng mga hayop dito. Then I'll make an evaluation. Saka ko siya ipepresent sa'yo. Pwede mo na sigurong tanggapin as far as that. Sige. Siguradong sigurado ito sa mga sinasabi nito, kaya pakiramdam niya ay malaki ang posibilidad na mapagyayaman niya ang kanyang lupain. Baka ayun ang hinihintay niya pagkakataon para i-invest ang perang inihiwalay niya para pangkapital sa lupain iyon. Nakakahiya naman kung masyado na akong late na uuwi kina Umberto. Oo nga.
Inihatid niya ito sa sasakyan nito. Inihatid tanaw niya ito hanggang sa makalabas na ito ng gate. Sakalang uli siya pumasok sa bahay. Inabutan niyang nanonood pa ng TV ang magkapatid. Magpapahinga na ako't maaga pa tayo bukas. Good night. Sabay pang sagot ng dalawa na hindi inaalis ang tingin sa UFC fight na pinapanood sa TV. Pumasok siya sa malaki at shabby chic na si Lydia at saka naliko. Natawa siya sa haluhalong amoy ng kanyang damit. Hindi siya makapaniwalang pinagtiyagaan pa rin siyang samahan at kausapin ni Lornil kahit ganoon ang amoy niya. Presko na siya ng mahiga sa kama. Inisip niya si Lornil, ang chismis sa mga napupunta sa klinik niya ay naroroon daw ito kina Umberto dahil kinukonsulta nga raw ito ng mag-asawa sa balak na pagbubukas ng isang ostrich restaurant. Totoo nga sigurong sinabi ni Lornil tungkol sa trabaho nito, pero bukod doon ay wala siyang alam tungkol sa personal na buhay nito. Bago siya maniwala ay kailangan muna niyang mag-imbestiga sa pagkatao nito. Kailangan niyang makasiguro dahil mukhang mapapadalas ang pagkikita nila. Napangiti siya sa isiping iyon. Bukas ng umaga ay magkikita uli sila. Sana. Nakangiti pa rin siya nang tuluyang matulog. Paglabas ni Lornil nang inuukupan niyang silid sa tahanan ni Umberto ay may hawak na siyang printed papers. Palagi niyang bitbit ang portable noon, printer at laptop niya. Alas 6 pa lang ng umaga, bitbit ang kanyang kamera. Handang-handa na siyang kunin ang mga litrato ang nakatiwangwang na lupa ni Venice para mas mapag-aralan niya iyon. Inabutan niya sa loob ng breakfast room si Umberto at Isabel. Nagpasalamat siya at wala pa roon si Heidi. Medyo nagulat ang mag-asawa nang makitang gising na siya at bihis na bihis. Good morning. Bati niya sa mga ito pero hindi niya tiningnan si Isabel. Asara siya rito dahil sa ginawa nitong pagwawalang hiya sa kanila ni Venice. Ah, good morning. Mukhang maaga ka. Itinupi nito ang dyaryong binabasa. Ito nga pala iyong feasibility study para sa plano ninyong ostrich farm. Natapos ko ng mas maaga kaya pinirin ko na. Please read them thoroughly. Then we'll discuss it when I come back. Tapos na? Ang bilis naman. May independent research team ako sa Maynila. Napuntahan na rin nila yung site sa Tagaytay. The study is already complete. Please write down all your questions. I will advise you to read it. Then 3 to 4 or 5 times para malinaw sa inyong dalawang lahat at mas thorough ang mga itatanong niyo later. Bakit? Aalis ka? Bakit hindi mo na lang ito explain sa amin? Total, nandito ka na rin lang naman. I have an early appointment. Isa pa, SOP ko na ipabasa muna sa mga nagpapagawa ng study ang ginawa namin before I discuss it with the person or the company. That way, sigurado akong binasa at intindihin mabuti ng mga taong concerned. Saan ka ba pupunta? Bakit hindi mo man lang ipinapaalam sa amin kung may lakad ka, when in fact, we're your hosts? Tiningnan niya ito pero hindi siya sumagot. Mukha talagang palaka ang tsura nito. Of course, you can go. Hindi ka naman preso dito sa bahay. Besides, kung tapos mo na ito, I'm very grateful. Hayaan mo't babasahin namin ito ni Isabel and we'll discuss it with you when you come back. Okay. Tinalikuran niya ang mga ito pero nahagi pa rin ang pandinig niya ang sinabi ni Isabel. Bakit ba tinotolerate mo siya? Tayo na nga nagpapakain sa kanya, tayo na nagpaperwisyo't lahat, tapos pinapayagan mo siyang basta umalis, wala man lang siyang karespe-respeto sa atin. Isabel naman. Napatigil si Umberto sa pagsaway sa asawa nito nang lingunin at tingnan niya si Isabel. Nagkausap nga pala kami ni Venice. Nalaman ko na nagsinungaling ka noong sinabi mong wala siya sa bahay niya noong pupuntahan ko siya. At kung ipinaririnig mo sa akin ang sinabi mo kay Umberto, you must know, I don't take insults very lightly, especially when you're the one who's asking for a favor. Anyway, I'll write you a check. Sabihin niyo kung magkano ang danyos ko sa pagtira ko rito. Pero yung 150,000 pesos na fee ko, excluding the expenses I've incurred for the research, hindi ko na pababayaran sa iyo, Umberto. Para na lang yun sa pinagsamahan natin noon. Pare, hindi naman sa ganoon. And since we're on the subject, mas mabuti pa sigurong umalis na ako rito ngayon na mismo. I have no plans on coming back here anymore after this. Shocked si Isabel. Hindi naman sa ganoon, Lornil. Hindi naman sa ganoon na ano, Isabel. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Wala siya sa mood na magpaka-gentleman, hindi sa kagaya nito. In fact, gusto niya itong sakalin para lalong lumuwa ang mga mata. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Ang gusto ko lang sana yung alam namin kung saan ka nagpupunta para hindi kami nag-aalala. Nag-aalala na ano? Na baka hindi mo mapasunod ang kapatid mo sa kinororoonan ko? Pare, wag naman ganyan. If you want to discuss the study, I'll send my people here tomorrow morning. They will discuss it with you. I don't think I am welcome here anymore. Napailing siya sa sobrang disappointment na nakuha niyang treatment sa pamamahay ng itinuturing pamandi niyang best friend. Tinalikuran na niya ang mga ito at bumalik siya sa kanyang silid. Sinimulan niyang pag-empake. Pasensya ka na pare,
May pagkamaldita lang magsalitang asawa ko pero hindi naman yung intensyong saktan ka. Umberto, kilala mo naman ako. Mabait akong tao pero ayaw na ayaw kong binibilangan ako. Palampasin na natin ito, pare. Kung matagal ko nang kilala ang misis mo, okay lang. Pero ilang beses na niya akong pinagsinungalingan para lang hindi ako pumunta kay Venice. Tapos, sasabihan niya ako ng mga ganoong salita. Sino ba siya? Ano bang ipinagmamalaki niya sa akin? Iyon na nga. I will feel better kung aalis ako rito. Kung gusto mong i-discuss yung ipinapagawa mo sa akin, rewrite your questions and let's just meet somewhere within this town. I-discuss ko yun sa'yo. Huwag mo nang isamang asawa mo, please. Baka hindi pumayag yun. Then, you'll just have to wait for my people to come here and discuss it with you. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Kung ikaw nasa sitwasyon ko, magpapapigil ka ba? Hindi ito sumagot. Isinara niya ang kanyang bag at saka hinatak iyon patayo mula sa kama. This is the payment for all the expenses I've incurred here. Inabutan niya ng cheque si Umberto na lalo lang nagpakunot ng noon nito. Matagal nitong tiningnan ang hawak niya, saka kinuha ang cheque, at tumangutangong lumabas na lang ng silid. Nawala ng tuluyan ang respeto niya sa ngayon ay itinuturing na niyang dating kaibigan. Hinila niya ang kanyang mga suitcase at inilagay ang lahat ng iyon sa kanyang kotse. Wala ni isang kawaksi na nag-alok ng tulong sa kanya. Hindi na rin nagpakita sa kanya ang mag-asawa na sa kanyang opinion ay talaga namang masamang ugali. Napailing-iling na lang siya nang lumabas sa gate ng rancho ni Umberto. Hindi niya ma-imagine kung paano siya napapayag nito na pumunta sa San Antonio. But then again, nagpapasalamat na rin siya dahil nakilala niya si Venice. Tinahak niya ang kalsada patungo sa main road. Hindi na uli niya nilingon ang tahanan ni Umberto. Lumiko siya sa harap ng gate ng lupain ni Venice. Natanaw niyang may truck na nakapark sa loob ng bakuran. Huminto siya at bumisina sa pangambang kuyugin na naman siya ng mga alaga nito. Pinapahintay kayo sa akin ni ate. Nandun na ho sila sa likod. Napaaga kasi ang dating ng magbubulog. Kung pwede raw ay doon na lang muna niyo puntahan. O kaya raw ho ay maghintay na lang po muna kay sala. Samahan mo na lang ako sa kinaroroonan niya. Pagbaba niya, isinamahan siya nito sa likod bahay. Nakita niya si Venice nakasilip sa isang maliit na pihubigel na kadikit ng dirty kitchen. Nakatalikod ito. Isang t-shirt na hapit sa katawan at tokong ang suot nito. Napangiti siya nang makita ang maputing hita nito at maliit at bilog na mga sakong. Napatitig muna siya rito bago siya lumapit. Nang tawagin ito ni Mac, ay agad itong nagpahid ng muka bago humarap sa kanila. Bakit? Good morning. Si Barbie, bakit? Sa kanila narinig ang mga ungol sa loob ng mataas na koral. Sumilip siya roon at nanlaki ang mga mata niya nang makitang may nakapatong na mas malaking baboy kay Barbie. Kinakasta ito yun at ginagabayan naman bubulog. Diba dapat sanay ka nang makakita ng ganyan? Pigil ang amusement na tanong niya. Maati mo bang tingnan ng anak mo na humikbi na naman ito? Ang mabuti pa siguro ay lumayo ka na lang at baka ma-stress yung baboy kapag nakita kong umiiyak. Sensitive daw mga yun eh. Kayo na muna rito. Bili nito kay Mac at nakatingin sa ginagawa kay Barbie habang nakaupo sa tabi nito at nakikinood ang kapatid na si Mok. Sa di kalayuan ay naroroon si Susan ang magwawala sa maliit na floral garden na hindi niya napansin ang naroroon siya ng nagdaang gabi. Iginaya niya si Vinnie sa harap ng bahay kasunod si Lady Lee. Talagang ganyan. It's the circle of life. Magiinit ba iyon kung hindi niya talagang gusto? Para't iyon ang buhay niya. Alam ko naman iyon, kaya lang, tahan na. Mabutit nakapunta ka ngayon. Akala ko hindi ka naman makakarating. Natagalan lang ako dahil iniimpake ko pa ang mga gamit ko. Ha? Inimpake? Umalis ka na kina Umberto? Oo. Bakit? Mahabang kwento. Hindi naman siguro yung pagpunta mo rito ang dahilan. Mahabang kwento na ayaw ko munang pag-usapan, Venice. May mairerekomenda ka bang lugar na pwede kong tuluyan pansamantala habang naririto ako sa lugar ninyo? Hindi ka pa bababalik sa Maynila? Marami pa tayong gagawin sa lupain mo, diba? Oo, pero iyon ay noong nasa bahay ka pa ni Umberto at nagbabakasyon. Nakakahiya dahil baka nakakaabala ako sa ibang bagay na dapat mong asikasuhin. I'm telling you, wala kang inaabala. May matutuluyan ba ako sa bayan? Bakit naggastos ka pa? Meron naman kaming spare room dito. Noon kasi nga kung dito nakatira, ang mga lolo ko, nagpagawa sila ng guest room sa gilid nitong bahay. Kompleto naman ang amenities noon. May air ko naman iyong isang kwarto. Maingay na nga lang dahil luma na iyon, pero mapapakinabangan pa. Dito mo ako patitirahin? Pwede mo munang tingnan yung kwarto kung okay lang sa'yo. Matagal na rin kasi walang umuoko pa nun eh. Dati may tinatanggap akong border ng mga dayang mga ngalakal ng kopra na madalas na nandito sa San Antonio. Kaya lang, nang dumating yung mga crocodile, hindi na nila talaga natikaya umalis sila. Sige, kung pwede pa roon, okay na sa akin yun.
Tamang-tama't maaga pa. Ipapaayos ko yun kina Ate Susan. Pagkatapos natin mag-almusal, may sariling mga linens doon. Isang beses sa isang linggo yung nililinis iyon para hindi maluma ng gusto. Rerentahan ko na lang iyon. Ikaw na? Wag na naman, no? No. Titira ako kaya dapat magbayad ako. Wag na, okay lang yun. No problem. I insist. Ganito na lang. Hindi mo kailangan magbayad dahil may gagawin ka naman pabor sa akin. Iyong sa tubig at kurento na lang ang bayaran mo para hindi ka naman masabing freeloader. Okay ba? Sige, payag na ako. Ay, yung pagkain. Yun ang hindi natin problema. Wala tayong pag-uusapan doon dahil sobra-sobrang pagkain dito. Kaya nga lang, kung anong nasa menu ni Ate Susan, iyon ang kakainin natin. Okay lang ba sa'yo? Acceptable. Good. Pagkakain natin, iyon munang una natin puntahan bago yung mga alaga ko. Tapos dumiretso na tayo sa klinik. Hindi ba tayo lilibot sa lupain mo ngayon? Pag Friday at Saturday, marami nagpapatingin sa akin ang mga alaga nilang hayop. Sayang naman yun. Pwede bang bukas na lang ng umaga tayo mag-ikot bago sumikat ang araw para hindi mainit? Sige. Thank you. Venice. Napapitlag ito nang marinig ang tinig ng mambubulog. Bakit ho? Tapos na. 100% siguradong mabubuntis ang alaga mo. Naku, kung pwede lang sanang hindi. Sa laki ni Barbie, mahina ang 12 biyek dyan kapag nanganak. Dapat ihanda mo na iyong kural mo. Gawin mong inahin ng mga babae dahil maganda ang lahi ni Barbie. Kapag magandang ugali niyang pagpapasuso sa mga anak niya, siguradong the best ang lahi ng mga anak na babae niya. Pag-iisipan ko ho, baka ibenta ko na lang iyong mga biik. Naku, ewan ko ba sa'yo? Ang laki-laki ng pigirin na iniwan sa iyo ng lolo mo. Kung bakit aso't pusa ang namamahay roon. Sa halip na kumikita ka, dagdag gastos na ang mga iyon. Ilang buwan pa naman para magdesisyon kung talaga matutuloy ang pagbubuntis si Barbie. Siguro yung mga 2 hit pa kay Barbie, pwede pa siya. Dalaga pa eh. Hindi pa gastado ang baboy mo. Paano? Aalis na kami at may seservisyon pa itong mga barako ko sa pitugo. Mauna na ako. Sige ho, talaga ho bang hindi kayo maniningil? Ikaw talaga. Kung hindi sa pag-aalaga mo sa pigiri ko, hindi sana ako umaman. Tapos ito lang ang hindi pa kita papibigyan. Sus talaga ito, oo. Salamat ho. Magandang simula ito. Baka sinyalas na ito na kailangan na talagang umaksyon ka para mapakinabangan mong iniwan sa'yo. Nang lolo ko. Namano ko ito kina Lolo Enrile at Lola Haning, ang mga magulang ng nanay ko. Solong anak ka lang ba? Oo. Mahaba't malungkot ang kwentong iyon kaya huwag na natin pag-usapan. Lalo siyang nagka-interest dito dahil sa sinabi nito. Close to home iyon, pero hindi niya ito kinulit. Hindi pa iyon ang tamang panahon para tanungin niya ito tungkol sa personal na buhay nito. Marami pa naman silang pagkakataon para pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na iyon. Halika na, pumasok na tayo at mag-almusal para masabihan ko na rin si Ate Susan na bukas iyong visitor's room. Baka lang maabala ka dahil maingay ang mga alaga ko. Subukan natin. Halika na. Ilang sandali ay kapuha na sila nakadulog sa hapag. May nakahain ng roong mainit na tinapay, homemade butter, mainit na gatas ng baka, kesong puti, lukban, longganisa, at sinangag. Sabay-sabay silang kumain. Parang normal ang pilyong kakwentuhan ng mga nagbibinatang kasamahan ni Venice roon, kaya walang tigil ang pagsaway sa mga ito ni Aling Susan. Nakita rin niya ang generous smile ni Venice at kung gaano ito ka-relax kapag walang ibang kasamang tao. It was one of the most enjoyable breakfasts he had ever had for a very long time. Attorney Carpio, itong special power of attorney na ipinadala ni Venice sa amin. At this time, hindi raw siya emotionally prepared para makipag-usap sa inyo dahil sa feelings niya sa father niya. Naririto rin ang isa pang sulat para daw basahin niyo kung kayo talaga ang representative ng kanyang ama. Anibel. Iniabot niya sa abogadong isang sealed envelope na syempre ay sila lang ni Bern ang may gawa. Kinopya nilang penmanship ni Venice. Dahil sa handwriting na iyon, kaya nagkalkal sila sa bodega. Napagkasunduan nilang magkapatid na sunggabar ang swerteng kumatok sa kanilang pinto sa pamamagitan ng ama ni Venice. Tinanggap ni Attorney Carpio ang envelope at nakakunot ang noong binasa ang SPA at liham. Pinakiramdaman niya ang magiging reaksyon nito habang hindi niya inaalis ang tingin sa gwapong mukha. Hindi na niya nakalimutan ang mukhang iyon mula nang magpakita ito sa kanilang dalawa na 2 linggo na ang nakakalipas. I cannot decide on this right now. I have to confer with my client. If you can give me more time. Actually, hindi namin alam kung ano ang laman ng sulat na iyon ni Venice. Your sister is asking for 20 million pesos as a sign of goodwill. She wrote it here that if her father is really serious, he has to prove it first. Nagkunwari siyang nasyak sa nalaman. Ang totoo ay ni-research nilang magkapatid sa internet ang mahalagang impormasyon tungkol kay Mitchell Cuevas. He was really rich. Multimillionaire talaga ito.
and in dollars pa. Kaya napagdesisyonan nilang magkapatid na gatasin ito. Kailangan nila ng pera at kapag nagkataon, sobra-sobra pa ang 20 million pesos na iyon. Kung mayroon ng desisyon ng ama ni Venice, you can call me up for her, sister. Alam mo naman ang number ko. Does she really hate her father so much for her to do this? I'm sorry. I wish I could be more helpful. Pero ganyan talaga si Venice. Masama ang loob niya sa tatay niya dahil pakiramdam niya ay talagang pinabayaan siya nito for so many years. Hindi ko may buong abogado. Alam nito na hindi nag-exert ng effort si Michelle Cuevas para hanapin ang amak nito at kung wala nga talagang sigurong sakit at mamamatay ng composer, ay maswerte kung maalala nito si Venice. Yes, I'll contact you as soon as possible. Nagpaalam na ito. Inihatid niya ito hanggang sa labas ng bahay. Nagbatubalani siya rito na hindi niya mawari. Parang mabait kasi ito kahit palagi itong seryoso kapag kaharap niya. Attracted siya rito. Sayang nga lang at wrong time but under strong circumstance sila nagkakilala. Bumalik siya sa loob ng bahay at tinampot ang kanyang bag. Bit-bit ng kanyang driver ang iba pa niyang gamit at nung lumabas uli siya ng bahay ay sumakay sa kanyang SUV. Paglabas ng subdivision ay nadaanan pa niya si Berna na gaya ng dati ay nagja-jogging na naman. Hindi niya ito nilingon. Abalang-abalang isip niya sa pag-iisip ng magiging desisyon ni Michelle Cuevas sa hiling ni Venice rito. Iniisip na niya ang fresh capital na mahuhut-hut nila rito if ever. Solved agad ang lahat ng problema niya at may manitira pa ang pera sa kanilang nibel. Ang kailangan na lamang siguruhin ay makumbinsi nila si Michelle Cuevas. Nanginginig sa galit si Greg Asilo habang kaharap ang family lawyer ng mga Araneta. Paano mo sasabihin iyang hawak mo ang pinakahuling ginawang last will and testament ni Mama? Nagpagawa siya sa akin noon, kaya imposible magpagawa na naman siya sa'yo. This last will and testament were drawn a week before her death. She signed it in front of me, her two physicians, her private nurse, and another lawyer who works for the hospital. Nakita niyo naman ang mga perma, diba? Hindi pwede mangyari ito. Tinawagan ako ni Marites bago siya namatay. Sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi na siya magtatagal kaya sa telepono niya ipinaabot ang kanyang hiling. Bukod doon, may ilang sulat si Marites na ipinibigay through her nurse para maging specific ang iiwan niya sa iyo at kay Lord Neil. Pagkatapos kong gawin iyon, sinabi niyang puntahan ko siya sa loob ng laboratory kung saan hindi niya kayo kasama dahil ayon sa kanya ay halos hindi niyo siya hihiwalayan. Her doctors made the necessary arrangements because Tess requested it. Doon kami nagkapermahan at napanood niyo naman ang video na kinunan sa loob ng lab room stating the content of the will that she requested from me. Unfortunately, nasa Dabaw ako na namatay si Tess and I couldn't go home immediately. Kahapon lang ako nakauwi. This will is my top priority given the massive withdrawals at pagdidispose ng mga lupa ni Tess na ginagawa ninyo 3 weeks pa lang since her death. Wala kang pakialam doon dahil pera namin yon. Sadly, because of this, ay mas kaunti na makukuha ninyong pera sa bangko. The accounts are frozen as we speak. The courts acted swiftly when I petitioned for this. Kalmadong sagot ni Attorney Arnie Reyes sa kanya. Ang ibig mong sabihin, bukod sa mana ni Lord Neil sa ama niya, ay iniwanan pa siya ni Mama ng trust fund amounting to almost half of the money she had received after her husband died. At ngayon, bukod sa trust fund na makukuha ni Lord Neil, hinati pa ni Mama ang kayamanan niya at ibinigay niyang kalahati sa gunggong na yun. Which, by rights and by law, is only correct. Confident na sagot ni Attorney Reyes. Your mother had no money when she entered into marriage with Lorenzo Araneta. Nang mamatay ang husband niya, existing ng lahat ng negosyo at pera ni Mr. Araneta. Kung ang inaasahan ninyo ay ang minana ni Tess sa mga magulang nito when they died while she was still married to Lorenzo, there's really nothing much left in their family's money. 5 magkakapatid sina Tess. Her father suffered from a long, debilitating, and costly disease. Ganoon din ang nangyari sa kanyang ina. When she expired, halos naubos na ang pera ng pamilya sa pagpapagamot. Lahat ng perang namana ni Tess, which was not much, ay napunta sa negosyong itinayo niya, iyong isang line na organic soap. Kaya nga nakita nyo naman, sa inyo iniwan ni Tess ang negosyong iyon at hindi na hinatian pa si Lord Neil doon. So technically speaking, lahat ng perang mayroon na mama nyo, pati na ang mga negosyo, ay conjugal property ng mag-asawang Araneta. Lahat ng kinita niyon ay hati sila dapat ni Lord Neil. In the event na namatay siya,
kay Lord Neil dapat mapunta ang lahat ng iyon. As you well know, wala naman kayong negosyong sinimulan na nag-prosper gamit ang pera na minana ni Tess sa kanyang asawa. Binalingan ng abogadong kanyang amang si Jordan. Wala kayong dapat manahin dahil wala ka rin namang pera nang bumalik ka kay Tess, Mr. Acelo. Huwag kang makipag-usap ng ganyan sa ama ko, punyamas ka. Oh, come on, Attorney Acelo. Puno ng sarkasmong sabi sa kanya ni Attorney Reyes. Alam mo na tama ako. Kaya nga sangkatarbang dokumento ang pinapirmahan mo sa mama mo bago siya namatay. Just to make sure na hindi makakapaghabol si Lord Neil. You've even drawn several transfers of ownership in you and your family's name na mga ari-arian na kasama pa sa kayamanan ni Lorenzo Araneta na by rights ay kay Lord Neil dapat. Hindi totoo yan. I have all the papers, my boy. Hindi nga lang matuloy-tuloy dahil hindi mo napapirma ang iyong ina dahil palagi siya nakukunwaring may sakit. She knew what you were doing then. She didn't allow it to happen. That's why she changed her first will kasi pinagagagawa ninyo. You succeeded in keeping her away from her child with her second marriage. But by God, Tess made sure that she made up for that in her death. Maghahabol kami. We'll file a case against Lord Neil. Go on. Good luck when I see you in court. Smug na sagot pa nito, kaya lalong kumulo ang kanyang dugo. Sandali lang, sa wakas, ay nagsalita ang ama niya. Kung mangyayari ang hatiang ito, magkano na lang ang matitira sa aming apat na mga anak ko? Sinabi ni Attorney Reyes kung ilang milyong piso na lang ang mapupunta sa kanila kapag naprobate na ang will. That is unacceptable. Di makapaniwalang sabi niya. What is unacceptable? Tiningnan siya ni Attorney Reyes. Hindi pa lumalamig ang abo ni Tess ay ibinigay mo ng 2 set ng mga heirloom jewelry ng pamilya Araneta na ibinigay ni Lorenzo kay Marites sa mistress mo for 8 years na si Mia Andal. Mind you, babawiin iyo ng korte at ng insurance firm dahil pag-aari iyo ni Lord Neil. Kapag hindi iyo na i-account sa korte, the insurance company will declare it stolen at sila nang hahabol sa inyo. 17 million worth of stolen jewelry is a very big offense, Mr. Acelo. Hindi kayo basta-basta palalampasin ng korte sa klase ng halaga, lalo na kapag nagpa siya si Lord Neil na idemanda rin kayo. Napatingin sa kanya ang papa niya. Matigas ang mukhang tinanguan niya ito ng bahagya para iparating dito na tamang sinasabi ni Attorney Reyes na pwede talaga itong makulong. And that's only for starters, muling sabi ng abogado. Tinignan nito ng papa niya na waring pinagpapawisan hanggang sa singit. Batid ni Jordan na alam na ni Attorney Reyes ang pinagagawa niya sa pera na iwan ni Tess pati sa iba pa mga alahas na nasira niyang asawa. Iniisip na niya kung paano babawiin ang lahat ng iyon sa kanyang mga babae. Nakaramdam siya ng galit kay Marites. Ang hayop na iyon, talagang gumanti pa rin hanggang sa huling sandali. Nagpatuloy sa pagsasalita si Attorney Reyes. Pati ang bahay na ito, na balita ko'y pinalayas niyo pa ang may-ari, ay babawiin na rin sa inyo. I'm trying to keep in touch with Lord Neil right now, and you'll receive further notice as when you're expected to leave this house. Bahay ito ni Mama. Dito kami tumira sa loob ng mahabang panahon. Wika ng anak niyang si Gary. Iyon na nga mismo, bahay ito na iyong ina at ni Lorenzo. The rightful heir of this place is their son. The son whom you forcibly took away his mother and all his legacy as soon as you all settled here many years ago. Ano bang akala ninyo? Kaya ninyong ariin ang lahat ng kay Lord Neil simply by ignoring his existence? Marami na siyang minana sa father's side niya, sa mismong ama niya, sabi niya. Bakit pati ang kay Tess? Ipiniliwanag ko na ito kanina, Mr. Acelo. Hindi kay Tess ang perang nilustay niyo at pati ang mga kumpanyang muntik na magkalugi-lugi kung hindi inayos ni Lord Neil. Ikinasalman kayo, the money was never brought in the marriage dahil sa isang prenuptial agreement na pinirmahan ninyo. To say the least, ibinigay lang ni Tess kung anong dapat sa anak na lalaking sumagip sa kanya when you left her broken in the past. Hindi ko ginawa iyon, galit na tugon niya. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Hindi ba sinabi nito sa iyo noon na pinaimbestigahan ka pa ni Lorenzo bago sila nagpakasal? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ibig sabihin, alam din ng mga ito na karelasyon na niya si Mia
kaya niya iniwan si Tess noon at naputo lang iyon nang umuwi siya sa Pilipinas. Ilang taon na sila mag-asawa ulit ni Tess nang sundan siya ni Mia sa bansa at ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. I think there's nothing more to say. Sa inyo ng kopya ng videotape ni Tess and the photocopy of the last will and testament, ani ni Attorney Reyes. Tumayo na ito at inayos ang mga papeles na inilabas kanina. Tila enjoy na enjoy ito na makita sila mag-aama na para mga bulating inasinan, hindi sila nakaimik ni Greg. Kahit siguro ito ay nag-iisip kung paano ibabalik ang mga mamahaling sasakyang agad na pinaghatian nito at ni Gary sa sandaling lumayas si Lord Neil sa bahay na iyon. Tuloy ang nagpaalam si Attorney Reyes at lumabas ng silid. Ni hindi nito ininom ang inumang ipinahanda nila para dito. Nagkatinginan sila mag-ama. Hayop na Lord Neil iyon, ani Greg. Gaga ang nanay mo. Animal na yun. Talagang gumanti pa. Hindi ito umimik. Naghari ang katahimikan sa loob ng silid. Pare-pareho silang namumroblema. Malungkot na tiningnan ni Venice ang pito sa natitira mga asong kalye na nakasakay na sa isang fiera na magdadala sa mga iyon sa isang training school for dogs. Napaiyak siya kahit alam niyang 6 na linggo lang namang mawawala mga iyon. Pagkatapos ay ibabalik din sa kanya na na-rehabilitated na at pwede nang gamitin bilang guard dogs. O, iiyak ka na naman, hindi na ba mauubos ang mga luha mo, ha? Puna sa kanya ni Lord Neil. Nilingon niya ito. Nakasuot lang ito ng puting t-shirt, shorts at sandals. Kasi naman, 1 linggo ko rin silang hindi makikita. Pero 1 linggo ka nang umiiyak. Hindi siya nakasagot dahil totoo ang sinabi nito. Na mga ako ito na tutulungan siyang ihanap ng bagong tahanan ang mga aso ay hindi niya inaasahang magiging ganoon kabilis ang mga pangyayari. A week later, 2 NGO groups na concerned sa kapakanan ng mga hayop ang agad na tumugon sa tawag nila. After 3 days, nagkaroon ng open house sa loob ng kanyang farm. Hindi niya inaasahang ganoon karaming tao ang interesado makita ang mga aso sa poder niya. Dahil malinis at malusog ang mga iyon, marami agad ang nakuha sa unang araw pa lang. May mga galing pa ng ibang bahagi ng Quezon, Batangas at Laguna. Bukod pa roon, ang mga tagay Maynila na sumadya pa sa farm niya para lang makita mga aso. Kahit iyong mga nagkalat na aso at pusa sa bakuran niya ay hindi rin nakaligtas. Sa huli, ay si Lady Lee lang ang natira na pilit pang kinukuha ang isang German national. Ipaniliwanag na lang niya na pet talaga niya si Lady Lee kaya napahinudhod ito at nagsettle na lang sa ibang askal. May mga kumuha rin ng ibon na talaga palang sobrang dami na, pati iyong mga gagamba, turtles, scorpions at mga ahas. Halos 3/4 sa kabuuang bilang ang na-adopt ng mga hayop mula sa kanya. May mga nagpunta ring empleyado ng DENR na nang malaman may big animals siyang inaalagaan ay nag-alok na bilhin ang mga iyon para ilagay sa isang wildlife preservation na bubuksan ang mga ito sa Bicol. Sa loob ng 1 linggo ay naubos ang mga hayop sa kanyang compound. Nang nagdaang araw, ikinuha na rin ang mga tigre at ang iba pang hayop. May kasamang veterinarian ang mga iyon while in transit. Ngayon naman ay ang 7 aso na dadalhin sa isang dog camp para turuan. Hindi na niya ipinadala sa mga NGOs ang mga asong iyon. Nagdesisyon sila ni Lord Neil na kailangan din nila ng mga bantay sa lugar lalo pat confirmed na buntis na si Barbie. Hindi magtatagal ay sisimulan na ang piggery habang inaayos naman ang manukan na naging tirahan noon ng mga ipon. Medyo malungkot nga ngayong wala na sila, no? Sabi ni Lord Neil. Tumango siya, yumuko at napaiyak na naman. Alam ko naman na sa mabubuting kamay sila mapupunta, pero nalulungkot pa rin ako. Natural lang naman siguro iyon, dahil matagal mo silang inalagaan. Nandiyan pa naman si Lady Lee. Oo nga, mabuti na iyon, kaysa ang dami nga nila. Tapos, hindi ko naman sila lahat naaalagaan ng maayos. I mean, imposible namang lahat sila ay pwede kong makapiling. Nandiyan pa rin naman ang iba mong mga suking alaga sa clinic at saka si Barbie. Tapos, matitira pa rin naman iyong mga malalaking ahas. Si Poggy na lang ang matitira, iyong pinakamagandang albino snake ko. Lahat ay kukunin na rin ng DENR. Pumayag na ako para hindi rin risky kung sakali mambuksan ko uli iyong manukan. Wise decision. In a way, magaan na rin ang loob ko. Masyado ako na-attach sa kanilang lahat
at hindi ko na alam kung paano ko sila pakakawalan. At ngayon, pwede mo nang magamit itong farm mo sa nararapat na paraan. Maganda rin sanang ideya na isang maliit na zoo rito, pero magiging hindrance iyon sa isang full-scale farming estate kung sakali. Oo nga, pati si Mac at Mok ay hindi na laging ngarag sa pagod pagkakataon. Mismo, nagtungo na sila sa patio. Wala nang kahit isang itik at pato na naglalakad sa bakuran. Si Lady Lee na lang ang kasama nila roon. Napaka-hectic ng mga nagdaang linggo, no? Sabi niya. Marami siyang pasyente sa clinic at tinapos naman itong feasibility study sa farm niya. Sa second week ay kinuha mga hayop doon. Ngayon lang yata sila nakaupo at nakapag-relax ng ganoon. Oo nga, hindi ba kita talaga naaabala? Hindi naman, wala namang problema kung magtagal ako dito. Sa dalawang linggong pagtira nito sa kanila, he really made himself at home. Kampante na ito sa visitor's room at sanay na raw sa ingay ng aircon doon. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal life mo? Oo naman, nakangiting tugon nito. Nakakatawa, 2 weeks na ako rito, but we never really managed to talk about things like that. Oo nga, masyado tayong busy, pero mukhang hindi na from now on. Binoboycott ni Namok at Mac ang nanay nila. Gusto kasi ni Ate Susan na gumawa ng garden dito sa harap dahil wala na raw iyong mga hayop na sisira sa mga bulaklak niya. Nasa likod bahay siya at nagpuputol ng mga bulaklak, nagpaparami ng halaman. Matagal ka na ba rito? Teka, ako na muna magtatanong sa'yo. Sige, taga saan ka ba? Taga Balayang Batangas ang pamilya ng lolo at lola ko sa father's side at taga Siargao naman ang mother ko. Hindi ko masyadong kilala ang mga lolo at lola ko kay mama dahil nasa Amerika na sila na ipinanganak ako. Ilang beses ko silang nakita nang bumisita sila at nagstay ng ilang araw sa bahay ng parents ko sa Tagaytay. 12 ako nung namatay si Papa. Ipinadala ako sa mga lolo ko when my mom remarried. Sa Batangas ako nag-high school. Pagkatapos ay ipinadala ako ni na lolo sa Manila para mag-college. After that, pumunta ako sa Boston to finish my master's degree. Nagtrabaho ako sa Wall Street, then I came back here. Kinuha ko ang lolo at lola ko, who were very sickly by then. Bumili ako ng 3-bedroom unit sa isang condo sa The Fort. Doon ako tumira noong namatay ang lolo at lola ko. I have a housekeeper, si Manang Marta. Matagal na siya sa akin. Kahit wala ako sa bahay ko, she keeps house for me. Saan ka nagtatrabaho? I'm unemployed as of now. Ngumiti ito. Nagstay ako sa bahay ng mother ko for a year and a half. May mga ipinaayos siya sa negosyo na iwan ng papa ko. Almost a month ago, she died and I left. Ha? Huh? Nanlaki ang mga mata niya. Namatay ang mother mo, tapos umalis ka sa bahay niya. Her first family took over. Ulang na lang, isipain nila ako palabas ng bahay to get rid of me. Tapos nang kailangan nila sa akin and my mother is dead. My presence is no longer needed so I left. It sounds cruel, pero kung alam mo ang lahat na nangyari, I'm sure you'll understand. No, in fact, I do. Parang pareho lang ang kwento ng buhay natin. My mother divorced my Canadian father na magbakasyon kami rito. Nakilala niya si Tito Arvin, who had 2 daughters. They made my life miserable and I only got to escape them when I went to college. Nag-board ako sa Los Baños. A few months before I graduated, namatay sina Mommy at Tito Arvin sa isang car accident. Nakremate na sila na ipaalam sa akin ang tungkol doon. Sa laki ng takot ko na makita ang 2 stepsisters ko, I never came back. I said my prayers to my mom, and until now, hindi ko alam kung ano nangyari sa 2 bruha. Was there money involved? I think so. Yes, nagkibit balikat siya. Pero ang mayaman naman kasi ay iyong padrasto ko. Solong anak ang nanay ko at taga rito ang mga magulang niya. My grandfather was a farmer. Lupain niya ito. Pero dahil hindi interesado si mommy sa pagbubukid, she never really sort of communicated with her parents. Nahihiya siyang malaman ng iba na magsasaka lang ama niya at housewife lang ang ina niya. Nang mamatay sila, ipinamana nila ito sa akin. Nag-iwan din si lolo ng trust fund. After my board exam, wala naman ako mapunta ang ibang lugar, so I decided to try this place. I never left since. Yung father mo, hindi ka na nakabalita sa kanya? Hindi na. He never really looked for us. Kahit ako, hindi niya kinontak. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Wala rin naman akong great desire to see him. It's been years.
Halos hindi ko na nga maalala kung anong itsura niya. Funny, but we turned up right kahit ganoon ang nangyari sa atin. I don't really think about it anymore. Kung sa bagay, very recent lang yung nangyari sa'yo. Pero yung sakin, it's been 6 years I guess. Hindi ka ba hinanap ng mga stepsisters mo? Hindi mo rin ba inalam kung may iniwan sa'yo ang parents nyo? Kung legally adopted ka? Hindi ako inadopt ng stepfather ko. No such thing happened, kaya na-retain ko ang apelido kong Cuevas. Kaapelido mo pa iyong sikat na composer ha? Napangiting sabi nito. Baka siyang tatay mo. Tumawa siya. Swerte ko naman masyado kung siya nga ang tatay ko. Maiba pa nga pala ako, Venice. Yung agricultural development nitong lupa mo na sinasuggest ko, it requires rehabilitation ng mga pumps na nangalawang na. Pati yung ibang parte ng patubig, kailangan palitan na dahil sira na. Tungkol sa initial capitalization, tinignan siya nito ng mataman. Kung wala kang ganoong pera, ano, pauutangin mo ko, napasimangot siya. Di ba sinabi ko na sa'yo na ayoko mangutang? Sayang naman kasi kung hindi marirealize ang full potential ng lupa mo dahil kulang ka sa capital. Mayroon ako na itatabi, don't worry. Noon ko pa naman kasi gustong i-develop itong farm. Masyado lang akong busy sa clinic, saka sa mga alaga ko. Kumusta nga pala yung nag-apply sa'yo na kapapasa lang na veterinarian? Si Margarito, o Garrett for short. Ang sabi ko sa kanya, mag-report siya sa Monday. Tama ka, panahon na siguro para kumuha ako na makakatulong sa mga bagay na ginagawa ko. Hindi naman ako superwoman para kayanin iyon lahat. Mismo, nginitean niya ito. Bigla ka nalang sumulpot dito at kahit hindi kita kaano-ano, ikaw pa nagbigay ng guidance sa akin. You solved many of my problems, pero nagbabayad ka pa ng kuryente at tubig na nakokonsumo mo. Can you imagine that? Naiisip ko rin yan eh, but you know, pakiramdam ko, fate ang nag-guide sa akin para pumunta rito. Hindi man naging maganda experience ko sa pakay ko, at least I'm pretty good now. Kumusta pala yung sinasabi mong kuprahan sa balayan? Hindi mo ba iyong pupuntahan? May katiwala kami roon noon pang panahon ng lolo ng lolo ko. Ang isa ko pang pinagkakaabalahan ay iyong research company ko sa Maynila. Hindi naman iyong malaki, 15 lang ang regular staff, kaunti lang din ang clients. Mukhang kahit hindi ka magtrabaho, hindi ka magugutom. Numiti lang ito bilang reaksyon sa sinabi niya. Nagkukwentuhan pa rin sila nang pumasok ang pick-up ni Mr. Dre sa bakuran. Umibes mula roon si Luis at lumapit sa kanila. Wala namang alaga mo, doktora? Tanong nito. Oo, may mga umampon na. Bakit ka naririto? Si Shana, iyong anak ni Shining Star, matamlay at ayaw magkikilos. Kabado si Bossing dahil may titingin pa namang buyer doon next week. Kaya pinasusundo niya kayo, doktora. Sandali lang at kukunin ko ang bag ko, wika niya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Pagbalik niya sa labas, nakaupo pa rin si Lord Neil sa patio. Nagpaalam siya dito. Huminga siya ng malalim. Hindi man sinasabi ng binata, alam niya na iinis ito sa ugali niyang pushover at palaging apologetic na parang siya palagi ang may kasalanan kahit hindi naman. Napahawak siya na mahigpit sa steering wheel ng kanyang pickup habang nagmamaneho. Siguro ay wala namang masama kung susubukan niya kung paano maging matapang. Wala naman siyang ginagawang masama. Ayaw na niyang tumanggap lang ng thank you at I owe you na kinakalimutan ng mga kliyente niyang kayang-kaya namang magbayad ng utang sa kanya. Iyon pa rin ang naisip niya pagdating niya sa rancho ni Mr. Dries. Siguro ay iyon ang tamang panahon para subukan niya kung kaya nga niya maging matapang. Hindi niyo dapat ibinigay itong hormones sa vitamins para kay Shana, Mr. Dries. Di ho ba may ipinapain mo kong vitamins sa kanya? Okay naman siya nung huli kong pinuntahan dito. Wika ni Venice. Eh sabi nung isang vet na nakausap ko, mas maganda raw iyan kaysa sa ibinibigay mo eh. Pinapatingnan niyo ba sa ibang vet si Shana, Mr. Dries? Eh, hindi naman. Pinapunta lang yun dito dahil nababagalan ako sa paglaki ni Shana. Bakit niyo pa ako pinatawag kung ganoon? Nakita mo naman ang itsura niyan, oh. Hindi siya hiyang sa vet na iyon. Bibigyan ko ho kayo ng reseta para ma-flush out iyong gamot na ibinigay ninyo kay Shana. Pagkatapos ho, doon niyo na lang siya patingnan sa vet na iyon. Ano ko ba naman, Venice? Ngayon lang naman ito nangyari. I beg to differ, sir. Palagi na lang nakalagay sa alanganin ang buhay ng mga kabayo ninyo dahil kung ano-anong ipinapainom ninyong gamot na hindi ko naman ibinibigay. Since I feel there is loss of confidence here, mas mabuti pa ho siguro sa ibang vet nyo na lang paalagaan ang mga kabayo ninyo. Huwag naman ganyan. Sir,
professional speaking, I know you have every right to get a second opinion with regards to the best interest of your horses. I respect that kaya kung wala kayong tiwala sa kapasidad ko as your vet to take care of your horses, then I feel I have to discontinue coming here. Personally speaking, it is downright insulting that you're doing this behind my back. I don't mind if you have another veterinarian looking after your horses kung alam ko. Pero ayoko ho na ganitong ipinapatawag nyo lang ako kapag patiwirin na ang mga alaga ninyo. Sinabi lang naman sa akin yun eh, parang tip sa pagpapalaki ng mga kabayo, masyado ka naman balat sibuyas. Ako pa ang pinapalabas na masama ng walang hiya. Aalis na ho ako, Mr. Driz. Heto nga ho pala ang bill ko for coming here today. Inabutan niya ito ng papel, tinanggap nito iyon at saka napakunot noo. Ang mahal naman? Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinintay na lang ang susunod na gagawin. Eh, wala akong pera ngayon dito. I'll accept check payments. Wala rito ang checkbook ko. Kung ganoon ho, kukunin ko na lang ang prescription na ibinigay ko sa inyo para kay Shana. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi ka naman ganito noon ah. Nakakunot pa rin ang noong sabi nito. Narealize ko lang ho na trabaho lang ito, walang personalan, kaya kailangan bayaran ninyo ang serbisyo ko, lalo pat home service ito. Nanatiling nakalahad ang kanyang kamay, sa halip na isauli ang prescription ay dinukot nito ang pitaka nito at saka siya inabutan ng sinisingil niyang halaga. Tumangu siya at nagpasalamat. Lumabas siya ng bahay nito at sumakay na sa pickup niya. Magaan ang pakiramdam niya dahil sa ginawa, pero nalungkot siya para sa lahat ng mga kabayo ni Mr. Driz na hindi na niya makikita. Pero minsan, dapat sigurong unahin muna niya ang sariling kapakanan kaysa sa mga hayop na ginagamot niya. For the first time after a long while, she felt good about herself. Truly. Ipinagbit mo ako ng blueberry cheesecake, Venice? Ngumiti siya pagkarinig sa tanong ni Lord Neil. Umupo siya sa dining table kaharap ang mag-iinang Susan, Mac at Mok. Oo, dessert natin yun mamaya pagkatapos natin kumain. Maghapon itong nasa loob ng silid nito dahil may video conference ito at ang staff nito. Ipinaliwanag dito sa kanya na madalas kapag malapit ng eleksyon, national o local man, ay nadadagdag ito ng staff dahil tumatanggap ang mga ito ng maraming research assignments mula sa mga politiko. It was like their own version of Christmas shopping. Gabi na ito lumabas. Noon lang tawagin na ito na para maghapunan. Namumula ang mga mata nito sa maghapong pagharap sa computer. Pero magana naman itong kumain at nakipagbiruan pa sa kanila. Maya-maya ay tumayo siya para kunin ang blueberry cheesecake na inihanda niya para dito. Tikman mo muna kaya at sabihin mo sa akin kung masarap. Sabi niya bago bumalik sa kanyang silya. Ipinaghiwa ito ni Ate Susan. Agad naman itong tinikman ng cake, tumirik sa kisame ang mga mata. Talo pa nito ang natikman ko sa States. Ang sarap nung cream cheese na kinamit mo. Homemade yan. Proud na saad niya. Pwede ba kitang dalhin sa Manila at aluking magtayo ng confectionery store? Ang sarap-sarap mong gumawa ng desserts. Eh, yayaman tayo niyan. Hobby lang to. Ngayon ay mas marami na akong oras para i-indulge ang sarili ko sa mga ganitong libangan. Actually, ginawa ko iyan because I wanted to celebrate with all of you. Isa-isa niyang tiningnan ang mga kaharap. Ngumiti si Mok na maghapon niyang kasama sa klinik. Mok and I came early in the clinic this morning. We decided to make a list of our services with their corresponding fees. Iniabot niya sa akin ang mga pumasok kanina at wala namang umangal sa presyo. Everybody, for the first time, pay their bill. Effective siguro na naroon si Garrett dahil mayroon pang isang vet sa loob ng klinik, kaya mukhang klinik na talaga. At last, nakapag-desisyon na rin akong kunin yung second floor ng pwesto para gawing maliit na OR at bedding sa mga hayop na may sakit. Nakipag-usap na ako sa gagawa and work will start next week. Congratulations! Finally, you're moving forward. Naisip ko kasi na it's high time na subukan ko kung gaano kalakas ang demand sa akin sa lugar na to. Guess how much ang kinita namin ni Mok at Garrett kanina. Magkano? 3,500. Halos kita ko na yun ng isang linggo. But I will still retain my free consultations every Friday afternoon. Saka syempre kapag may emergency talaga, kahit walang pera, hindi pwedeng hindi tanggapin. Kaya naman ganoon kasarap ito. Sabi ni Lord Neil, saka kumuha na naman ng islang slice sa cake. It doesn't get better than this. Dalawa yung ginawa ko. Alam ko matatako kayo mga lalaki kaya pinaghandaan ko yun. Naubos ang isang malaking cheesecake na ginawa niya. Pagkatapos ay nagsitayo na sila. Dumiretso sa patio si Lord Neil, may dalang isang tasa ng tsa. Lumapit siya rito at umupo sa tabi. Baka tumaba ka niya ng husto, magmukha kang may asawa. Gwapo pa rin ako kahit mangyari yun. Parang hindi ka naman ganyan kayabang nun. Hindi ka naman ganyan kabibo nun. Iyon nga. I think I have to thank you for that. Ha? Huh? Bakit naman? Wala naman akong ginawa sa'yo ah. You inspire me. You know. Bakit?
Well, you're as big as you can be. Hindi naman tayo nagkakalayo kung ang pagbabasehan ay mga nangyari sa buhay natin. I feel I can also be like you. Simpleng tao lang ako, Venice. Kita mo nga, parang ako na yung umalis dito sa inyo. Wala naman nagpapaalis sa'yo rito, ah. Baka naman maengganyo na ako niya na tuluyan. Tumagos sa puso niya ang sinabi nito. Lately, hindi niya naiisip na temporary fixture lang si Lornil sa bahay niya. Halos 2 buwan na rin ito roon at magkasundo naman sila. They respected each other's work. Minsan, kung anong hindi niya nagagawang ipaasikaso sa farm ay ito na ang gumagawa para sa kanya. Inabutan nito si Ate Susan ng 20,000 pesos para daw sa gastusin sa bahay. Binigyan din nito ng extra salary ang kawakse dahil sa pag-aasikaso sa silid na inuokupan nito. Pati si Namak at Mok ay may araw-araw na baon mula rito. Bukod pa sa mga t-shirts, pantalon, shorts at sapatos na binibling nito para sa magkapatid. Hindi iisang beses niyang narinig ang 2 mga salitang. Sana ay hindi na siya umalis dito. He was slowly leaking his way to their lives and nobody seemed to object. Bukod sa mga material na bagay, hindi mahirap pakisamahan si Lornil. Unti-unti napansin niya ang mga habits ito na sa ibang tao siguro ay dull pero sa kanya ay just right. Hindi ito mahilig lumabas. Iyon ang napansin niya rito. Mahilig din ito maglakad-lakad sa likod bahay tuwing umaga. Sa hapon ay palagi nitong pinupuntahan si Barbie at ang mga alaga niyang baka. Gustong-gusto nito ang bagong silang na baka na pinangalanan nitong Goblin. Maging si Lady Lee hindi na immune na sa quiet charm ng lalaki. May mga araw na ayaw nang sumama sa kanya ng buruhang aso. Tatayo lang ito sa tabi ni Lornil kapag inihatid siya nito sa pickup tuwing umaga. Pero hindi nahihilata sa truck bed hanggang sa makarating sila sa clinic. Mukhang mas enjoy ang bruha na kasama ang lalaki sa pag-jogging tuwing umaga. At least, nakakatakbo nga naman ito at nakakapaglaro. Bagay na hindi nito nagagawa kapag kasama siya na kulang sa ehersisyo. At si Barbie naman, closer to Lornil than ever. May pagka-possessive pa nga ang talipandas. Slowly, Lornil was really turning the plan he presented with her into a reality. Life had never been dull for all of them since this boring person came to their lives. Oh, bakit para ka natigilan sa sinabi ko? Hindi pa pwede? Bakit hindi? Iniisip ko nga kung seryoso ka o hindi eh. Anyway, you're always welcome here. Iyon lang ang maiiganti ko sa lahat ng ginawa mo para sa akin. I owe you a lot. You made me a better person. Talaga? Well, you're welcome. Humigupuli ito ng isang tiyan na hindi inalis ang tingin sa mukha. Oo nga bala, natatandaan mo yung kubong pahingahan ng mga trabahador sa gitna ng lupain mo? Yung nakapwesto sa gitna ng mga puno kaya hindi ganong pansinin? Oo, bakit? Bala kong ipaayosin para doon ilagay yung 3 aso na uuwi rito 2 weeks from now. Dapat kasi may bantay sa banda roon, lalo na kapag nagpa-spray na tayo sa mga puno. Hindi ba malulungkot ang mga iyon doon? Maglalagay na rin tayo ng bantay na makakasama nila. Hindi pa naman immediate pero mas mabuti nang maayos iyon. Sayang naman yung kubo eh. Malilim nga roon. Papayag ka ba na ako na lang ang gagastos doon? Ikaw ang bahala, mayaman ka naman eh. Tamang-tama, 2 weeks from now ay sisimula nang gawin yung mga tubo sa irikasyon. Pati yung watershed ay idedredge na dahil masyado nang bumabaw. I'll take care of that. Gumawig ang usapan nila tungkol sa farm, pareho silang excited. Inabot sila ng 8:00 bago pa lumabas si Mok at tinanong si Mac kung pagbubuksan pa ba nito ng aircon ang kwarto nito. Wag na, Mac. Tugon ng binata. Sabay tayo. Sige, Venice. Good night. Good night. Dumiretso na ito sa silid. Nang wala na ito sa paningin niya, ay sabay na isilang pumasok ni Mok sa kabahayan. Kasi naman ate, bakit hindi ka pa magpaligaw na lang kay kuya? Ano bang pinagsasabi mo? Magtatagal ba siya dito kung walang pitak sa puso niya? Saka papayag ka bang dito siya tumira kung hindi ka interesado sa kanya? Kung binabatukan kaya kita at nang magkapitak yung puso mo ha? Tumawa ito ng malakas. Napapailing na dumiretso siya sa kanyang kwarto. Pero napangiti na rin siya sa simpleng rasyonale na ibinigay ni Mac. It really made sense. Kung ganoon lang sana kasimple ang lahat. Nakangiti si Belle paglabas niya ng elevator na sinakyan niya sa loob ng building kung saan naganap ang pakikipag-meeting niya sa ilang German and British businessmen. Matagal na niya itong business tie-ups ang ito mula sa Europe. Supplier mga ito ng mga fine furniture sa maraming establishments at malls. Last year, muntik na silang mabankrupt nang mag-pull out ang mga ito dahil bumagsak ang ekonomiya. Kaya nasorpresa siya nang biglang tumawag ang mga ito at nakipag-meeting sa kanya. May nakuhang komisyon ng 2 sa ilang pricey hotels na ginagawa sa Turkey, Dubai at Qatar para mag-supply ng mga fine furniture. Ang portfolio ng designs ng kanilang kumpanya ang nagustuhan ng 3 hotels, kaya ora mismo ay nagtungo ang mga ito sa Pilipinas para makipag-meeting sa kanya. Mahaba ang naging diskusyon nila, but it was worth it.
2 years ang ibinigay na timetable ng mga hotels para makapag-supply siya ng mga mobiles gaya ng kama, side tables, tables, chairs at sofa. Maraming trabaho iyon, considering na hindi bababa sa 300 rooms ang tatlong hotels na pumili sa kanya. Sa down payment pa lang na pinag-usapan nila, ay tiyak na makakabangon ng mga negosyo nila at mabubuo uli niya ang 20 million na kinuha nila mula sa ama ni Venice. Tila sinaswerte na siya. Nagsimula na rin kasing mag-supply uli sa kanyang isang chinang sikat na furniture shop sa Japan na may ilang daang warehouses sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Nagkasarahan na sila ng deal at hinihintay na lang niya ang bayad para makapagsimula na sa pagtatrabaho ang mga tauhan niya. Parang panaginip ang nangyayari sa kanya kaya kailangan niyang kurutin ang kanyang braso para lang mapaniwala ang sarili na sinuswerte na nga uli sila ni Berna sa negosyo. Gusto niyang ibalik kay Michel Cuevas o kay Venice ang perang nakuha nila mula sa sikat na international composer because it was really bothering her. Hindi naman siya ganoon dati. Pero lately, pakiramdam niya ay lumalambot ang puso niya sa mga bagay na dati naman ay maluwag na natatanggap ng konsensya niya. Ngayon ay parang nababagabag siya sa ideyang nanloloko siya ng isang dying person. Napakagatlabi siya. 15 million ang kinuha niya para sagapin ang kanilang mga negosyo. Ipinilit ni Berna na hatiin nila ang natitirang pera na pwersa siyang ibigay yun dito. At parang bulang naglaho na naman ito. Nasa Hawaii raw ito with a friend. Gaya ng dati, hinayaan na naman siya dito sa pamamalakad ng kanilang mga negosyo. Ni phone call ay wala siyang natatanggap mula rito. Belle. Napatigil siya sa pagkuha ng ID mula sa information booth ng building nang marinig ang tinig ni Attorney Jeremiah Carpio. Paglingon niya ay nakita niya ang lalaking gwapong-gwapo sa suot nitong Amerikana. Tumalo ng puso niya sa kaba dahil sa panlolokong ginawa nilang magkapatid dito. Parang ang hindi niya maatim na tingnan ito ng diretso. Attorney Carpio. Hello, Belle. This is a pleasant surprise. Yes, it is. Anong ginagawa mo rito? Client call, ikaw. Ganoon din. Mukhang maganda ang resulta ng meeting mo ah. Yes, very much. Then it must call for a celebration. Would you like to celebrate it over lunch with me? Medyo nagulat siya sa sinabi nito. You're asking me out? Of course, if it's okay with you. Tiningnan niya ito. Mukha namang sincere ang imbitasyon. Napaparanoid lang siguro siya dahil may kasalanan siya. Well, she had always found him attractive anyway. Well, why not? Excellent. Let's take my car first. Tapos balikan na lang natin mamaya ang kotse mo. Is that okay with you? No problem. Kahit naalangan ay sumabay na siya rito pabalik sa elevator para magtungo sa parking lot ng building. Isang beses lang mangyayari yon. She might as well grab the opportunity. Napangati siya at itinuon na ang buong attention sa lalaki. Bumuga ng usok ng sigarilyo si Gary at kumunot ang kanyang noo habang pinapakinggan ang ibinabalita sa kanya ni Greg. Babalik ako dyan. May kailangan lang akong tapusin dito sa Davao. I'm sorry at hindi nyo agad ako natawagan. Kung alam ko lang sana, last week pa ako umuwi riyan. Mabigat ang bawang salitang binitawan niya. May hangover siya dahil lasing na lasing siya ng nagdaang gabi. At ngayon ay nararamdaman pa niya ang pagbaba ng tama ng droga sa kanya. May umakap mula sa kanyang likuran. Ikiniskis nito ang dibdib sa likod niya. Sa halip na mairita ay nag-init ang pakiramdam niya. I have to go. In a day or two, nandyan na ako. Nag-disconnect na siya, sabay hawak sa kamay ng babaeng kasama niya sa silid ng resort na ilang linggo na nilang nirerentahan. Paglingon niya rito ay agad siyang sinalubong ng malambot na mga labi. Naghalikan sila ng matagal at mapusok. Kinabig niya ito't inangkin, bagay na tila hindi niya pagsasawa ang gawin. Nakita niya si Yasmin Robles sa pasiyam ng kanyang ina. Kasama ito ng ilang kaibigan ni Lordiel na nagtungo sa kanila sa Tagaytay to pay their last respect to his mother. Wala na roon si Lordiel ng panahong iyon. Napansin agad niya si Berna at hindi nagtagal ay kausap na niya ito. Sinundan niya ito sa Laguna the day after. Hindi uso rito ang salitang pakipot at mabilis na natuklasan niya iyon. The attraction was mutual. Halos hindi na siya nakauwi sa bahay nila hanggang sa mapadpad sila sa resort na iyon sa Davao. Ilang linggo na silang nagka-honeymoon doon, hindi niya ito pagsasawaan na humaling na siya rito ng husto. Ang kagaya nitong sexy at mainit sa kama ang gusto niya sa isang babae. Magkasundo rin sila sa alak at sa paggamit ng droga. Wala pa nga sana siyang babalak na umuwi kung hindi lang siya natagpuan ni Greg at napatawag sa cellphone nito. Bad news pang ibinalita nito sa kanya. Nang pawis na matapos sila ni Berna, ay saka lang sila humiga sa kama. Sino yun? Brother ko. Si Greg? Oo. May problema? Konti. Bakit? Mapupurnada pa yata iyong mamanahin namin kay mama dahil kay Lordiel. Anong ibig mong sabihin? May iniwan daw ang mama na ibang last will and testament na mas valid kaysa doon sa hawak ni Kuya Greg. Hindi ko pa ganoong alam ang mga detalye, pero halos wala raw matitira. Shit!
buwisit na lalaking yun, hanggang ngayon buwisit pa rin. Tumayo siya bigla. Tumabi si Vera na para pagbigyan siya. Parang noon lang nag-sink in sa kanya ang realidad ng nangyayari. Mawawala ng siyang pera at baka makulong pa sila kapag nagkataon. Saan ka pupunta? Maliligo, uuwi na tayo. Hindi umimik si Berna. Iniwan niya ito sa kama para mag-shower. Kapag kuwan ay binuksan nito ang pinto ng banyo at pumasok sa loob. Tumayo lang ito roon at nang hindi niya pansinin ay saka ito nagsalita. Alam mo, malaki rin ang atraso sa akin noon eh. Pinaasa rin ako at pinaghabol ng demonyong yon. Shit talagang lalaking yon. May solusyon naman doon, di ba? Accidents always happen. Kahit pa ma-aksidente siya, hindi pa rin mapupunta sa amin ang kayamanan niya. Hindi. Kung may last will and testament si Lord Nils stating that he is leaving everything to your family. Imagine, pag samasamahin mong lahat ng kayamanan ng inyong ina, pati ng kayamanan ng kanyang ama, ang minana niya sa lolo niya at ang malaking personal income na naipon niya all these years na nagtrabaho siya. That's a lot of money. May naiisip kang plano? Basta, siguruhin mong kasama ko sa hatian. At pati ikaw ay kasama sa share ko. No problem with me. Medyo nagulat siya sa sinabi nito, but it made sense. Kung mamamatay si Lornel na iniiwan sa kanila ang lahat ng kayamanan nito dahil wala naman itong asawa para maghabol at solong anak din lang ito ng papa nito, napangisi siya bago niya nalipitan ng babae. Ang mabuti pa siguro ay bumalik na tayo sa Maynila para mapag-upasapan natin mabuti ang plano mo. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kahinawakan ng batok niya at muling humalik sa kanya. Mula nang umalis si Lornel sa bahay ni Umberto, hindi niya na ipinatawag ng lalaki si Venice para patingnan ang mga alagang baka nito. Hindi rin naman siya nagtanong kung bakit at hindi rin nagkwento si Lornel kung bakit bigla-bigla ito nag-al sa baluta noon. Kaya laking gulat niya nang pagkalipas ng halos 2 buwan ay pumuntang isa sa mga tauhan ni Umberto sa bahay. Ipinapasundo raw kay ni Mr. Rojas para patingnan ang mga baka niyang may sakit at Venice. Nasa bahay ho at naghihintay iyong susundo sa inyo. Nagkatinginan sila ni Lornel, hindi naman ito umimik. Sige, susunod na lang ako sa pick-up po. Ikaw ang sumama sa akin, Mac. Mok, dito ka muna at samahan mo si Lornel. Bakit hindi mo na lang sila isama pareho? May iba naman akong kasama rito. Huwag na, ano naman ba pwede mangyari sa akin doon? Hindi pa rin sumagot ang binata. Tumalikod na siya. Maya-maya pa ipapunta na sila ni Mac sa rancho ni Humberto. Bukas ang gate niyon kaya dumiretso na sila sa rancho. Pareho sila ni Mac na may bitbit na mga bag at ginagamit niya sa paggamot. Good morning, Humberto. Anong problema? Good morning, Venice. Itong mga baka ko kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Nilalagnat daw sabi ng isang vet na nagpunta rito. Binigyan sila ng gamot pero nakahiga pa rin sila at nangihina na yung halos 20 sa loob. Yung mahigit 50 sa kabila, nagpapakita na rin ng ganitong sintomas. May namatay na ba? 4 na, Venice. Titingnan ko yung mga nakahiga. May mga bago bang baka na dumating dito? Meron pero walang sakit ang mga iyon. Inihiwalay mo ba muna sa malayong lugar gaya ng palagi kong ibilin sa'yo? Inihiwalay sila pero dito na rin lang sa barn. Okupado kasi nung buntis sa mga baka iyong kwadra sa malayo eh. Baka career ang mga inang sakit sa rancho na pinagkunan mo sa kanila. Tingnan ko nga yung mga may sakit. Nagmamadaling pumasok siya sa barn kasunod si Mac at Humberto. Kinatatakutan niya ang ganoon. Kung marami na nagpapakita ng sintomas, baka maubos sa mga baka ni Humberto. Ihiwalay na agad ninyo ang mga lumulusod na baka. Ilabas niyo yung mga may tama. Buksan niyo ang lahat ng bintana sa loob ng barn at simulan ng linisin. Ngayon na, Mac, tawagan mo si Garrett at sabihin mong dalhin lahat ng bakuna sa mga baka. Tumawag ka mo siya sa Department of Vet and Agriculture at itanong kung gano'ng karaming stock nila ng bakuna sa baka. Kaya kailanganin mabakunahan ang lahat ng mga baka rito bago kumalat ang peste. Namutla si Humberto sa narinig. Iginaya siya nito sa unang bakang namatay. Pumunta ka rito, Mac. Magpapadala ako ng sample sa'yo sa opisina ng Vet Med Lab. Sabihin mo emergency. Tatawagan ko si Randy doon. Pumunta ka na rito. Dalian mo. Pinindot na niyang end call button. Masama ba nangyayari, Venice? Masama ito, Humberto. Sana nung unang beses silang namanamalay, itinawagan mo na agad ako. May inirekomenda kasi si Isabel na okay na. Idedextrose ko ang mga ito para hindi na ma-dehydrate ng gusto. Cool ka lang, Humberto. Sumunod ka sa kliniko at ipapakuha mo na rin ang lahat ng dextrose doon. Kakailanganin natin ng maraming marami. Nagkandatapilok ito sa pagsunod sa kanya. Tiningnan niya ang kondisyon ng iba pang baka, saka siya napabuntong hininga. Matagal-tagal na gamutan ito. Naku mga kafelisidad, kawawa naman ang alagang baka ni Humberto. Sana ma-save ni Venice. Abangan!